Blast Movers. Ngayon is our first fun drive here in Tagaytay and sobrang nakaka-excite kasi sa mga ginawa namin activities for the whole day, we had our video and photo shoot. Ngayon, katatapos lang namin mag-bowling. Sobrang nakakatuwa kasi maraming first-timers pero ang importante dito, nakapag-bond kami pero mas magiging excited ang team. Ganda dito sa fan drive. Huwag kang pumayag na hindi ka nakasama dito sa susunod. Kasi ako, 4 months in doing the business, nakuha ko yung first car ko. Kaya huwag mo na tagalan ng resulta mo. 2 years ago, pinangarap ko lang to, pero continuously hinatawang negosyo, nakasama na rin tayo. So alam ko, ikaw humahataw ka, kaya huwag kang papayag na next fan drive, wala ka. Ilabas mo na yung dream car mo. Dati pinapanood ko lang to, pero iba yung experience pag ikaw mismo yung nakadrive from Baguio to Tagaytay. Kaya dapat sa susunod talaga makasama ka namin. I have never been imagined na makakasama ako sa ganito kalaking group and an opportunity. So guys, sa mga member na hindi pa naglalabas ng sasakyan, huwag kayong matakot kasi ako, ginagawa ko si IAM as a part-time. Para sa mga kabataan na nangangahal na magkaroon ng sariling sasakyan, guys, i-push natin to kasi bukod sa mag-e-enjoy ka, sobrang masusulit mo pa yung opportunity na ganito, okay? Sobrang ang saya-saya and sobrang relaxing, sobrang saya makasama ang mga car achievers ng Team Blast. Kaya kung ikaw naiwan ka, huwag kang pumayag sa susunod na fan drive ay hindi ka nakasama kasi panghihinayangan mo talaga. Sobrang nag-e-enjoy kami ngayon. And right now, nag-bowling kami. Ang saya-saya lang. Kaya dapat, sabi ko nga, sa susunod, kasama ka na. Sa lahat ng team natin na hanggang ngayon is, alam mong pinapangarap mo pa rin yung sasakyan. So, this is the right time para mag-decide ka. Kasi dati lang din kaming commuter. So, especially kung ikaw may pamilya ka or meron kang parents na gusto mo din hindi na maranasan yung pagko-commute, this is the right time na mag-decide ka. We're looking forward na sa susunod na fan drive, makasama ka na. And darating din yung time, ikaw na rin yung magdadrive ng sarili mong four wheels. Guys, sa panahon ngayon, it's very important na meron ka rin sariling sasakyan for ma-maximize mo yung oras mo, ma-enjoy mo yung travel mo, syempre for safety na rin. Kaya i-goal mo, one day maglabas ka rin ng sarili mo sa sasakyan. I am Joseph Davril and I am Worldwide. Josh Darragan Jr. And I am Rochelle Epler. And we are from Baguio City and I am Worldwide. I'm Cherish Avena, your mompreneur. And I am Worldwide. Ako nga pala si Glenn's and I am Worldwide. By the way, my name is Honey Jane Jesus and I am Worldwide. My name is Jean Mantala and I am Worldwide. This is Miss Arian Bernabe Fernandez and I am Worldwide. My name is Kath Policarpio and I am Worldwide. I am Marlon Banyares Santos and I am Worldwide.
nararingan. Ayon, hello, hello! Amazing morning, guys! Amazing morning sa ating mga viewers. Wait lang ah. Dito tayo. Ayan, hello. Hello sa ating mga viewers. Hi, Mentor Marlito from Bahrain. Amazing morning, Annabelle. Hi, John Joy. Amazing morning. Sino bang aking PowerPoint? Ayan. Geraldine Sarmiento. Pwede ba pa-comment kung saan kayo nagwa-watch? Alam, bilis. Wait lang. Hello, Rita. Lazel? Lazel Ugay. Hala, naglalag ba ako? Ayan, hello. Hi, hala. Naduling ako pag akyat-akyat ng mga ano, ng mga comments. Hello, hello, amazing morning. Happy Saturday night sa lahat ng ating viewers from different parts of the Philippines. Meron from Bataan, no? May nakita ako. And different parts of the world. Hello, Mentor John Henry. Ayan, wait lang. Okay, so... Okay, ayan. Hello, hello. Nag-dinner na ba kayo? Paki-comment ka kung nag-dinner na kayo. Watching from Taiwan. Hello. Ako kasi hindi pa eh. Medyo, ano, maraming inasikaso yung PowerPoint ko bagong-bago. Hi! Anyway, sa ating mga first-timers, hello, welcome to IAM Worldwide. This is our daily or night, every night na training here for our IAM Worldwide distributors. So, kung first time mo, you have a lot of videos na you can watch. Just check our IAM Worldwide page. Pero kung gusto mong malaman ang ating business, kung paano ka nga bakikita, we have schedules of IAM business presentations every Monday, Wednesday, and Saturday. Ayan. So, for tonight, we will be focusing on training. Okay? And, ang aking pong topic is for about nga DISC. Okay? Kasi for the previous na mga topics, yung mga mentorings, and even yung mga question and answer, madalas na the topic yung question about handling, about paano nga ba, basta all about, madalas eh, narinig ko yung DISC eh. And for new members, I think, hindi pa rin nila alam to. And kapag nalaman mo tong topic na to, eh, next time makakasabay ka na sa mga usapang, kasi di yan eh, kasi I yan, or S, o kaya C. Okay, so isa to sa mga favorite topic ko, as you can see, ako lang ata nag-training kasi talaga nito, kasi nga favorite ko siya. Pero nakakatawa kasi na malaman at matutunan mo talaga yung types of personalities. Na alam naman natin ang tao ay iba-iba. Makakasalamuha natin, minsan opposite of your personality. Pero sa ganitong klaseng negosyo, it's really important for you to know kung sino nga ba or paano mo i-handle yung different types of personality. Okay? So usually, etong topic ko na to, pinapa-exam ko muna eh. Pero, of course, wala tayong time for that, lalo-lalo na sa ano natin, sa live training. So, meron ako ipapa-screenshot sa inyo, okay, para sa mga hindi pa nakapag-take or gustong mag-take ng exam natin, kindly screenshot etong part na to para after the presentation, pwede kang mag-test. Okay? Napaka-importante na malaman mo to. Etong first part, you have to circle o kaya naman write down. Ilagay mo sa notes mo dito sa between 1 to 24 kung anong personality or anong letter. Okay?
under nung personality na yon yung best na nagde-describe sa'yo. Okay? Take note ha, hindi yung gusto mo. Kung meron mang dalawa sa loob ng isang linya or sa isang number, you have to choose yung best na nagde-describe sa'yo. Okay? So, you can choose A, B, C, and D from 1 to 24. Kung meron kang malabo na word for you, you can Google it up. Meron din tayong English and Tagalog version, pero minsan, mas mahirap pa yung Tagalog eh. So, as I said, you can Google it up. And then, after mong ma-take yung exam, this will be the score sheet. Okay. So, ang gagawin mo naman ngayon, per number, i-check mo anong letter ba naglalay yung na-choose mong personality or word. Okay? So, example, for number 1. Sa between number 1, ang gusto mo or ikaw yung taong maingat, ikaw yung taong na hindi basta-basta nagde-desisyon, meron kang, careful ka sa iyong mga actions, sa iyong mga decisions, okay? So, letter C yung pinili mo. So, pagdating dito sa score sheet natin, ang letter C is under then letter C. Okay? So, you have to write down naman yung C. So, dito natin itatali kung D, I, S, or C ka ba. Pero take note ha, not all the time na yung C na napili mo is under pa rin ng C. As you can see, the number 2, yung letter C naman, under na siya ng I. Yung number 3, yung letter C, under na siya ng D. No? So, tali lang po natin yan. And then after, para ma-determine mo, ano ba yung 2 highest score mo na mag-manifest dun sa exam na tinake mo. Okay? So, this time, una mong malalaman, ano nga ba ang ibig sabihin, okay, ng mga tinatawag nga nating DISC. Okay? Ayan. Naririnig naman ako, no? Pwede mong pa-comment? Ayan. Pa-comment. Mas masaya pag maraming nagko-comment. Okay. Pa-comment nga kung ikaw ay nakapag-take ka na ng DISC before and kindly comment ano yung personality na lumabas sa'yo. Okay? And kindly comment if you're a first-timer or hindi mo pa natatry to before. Okay? Para at least alam ko dun sa mga viewers natin. Okay? Kahit naman nakapag-take ka na ng exam before, at least ma-master mo siya. Napaka-importante na ma-master mo yung personality puzzle natin or DISC para alam mo paano i-handle yung different types of person in different types of situation. Okay? Ayan. Clear naman daw. Okay. So, as you can see, as I said, be sure to take the exam. Yung difference nga lang natin, mahuhuli yung exam mo kaysa sa explanation, no? First timer si Sheila Marie. Okay? Ay, hindi nakapag-test na. So, karamihan meron, no? Meron ng result, pero meron ding mga iba na hindi pa. Okay. Mentor... Okay. Ayan. So, as you can see dito, we have 4 types of personality na may encounter sa training na to. So, meron tayong D, I, S, and C. Pero, within these personalities, meron siyang iba't ibang strengths and meron siyang iba't ibang weakness. As you can see, ang D at I, ito yung mga fast pace. Ano ibig sabihin nito? Ito yung mga aligaga lagi, ito yung moving lagi, ito yung on the go lagi, ito yung... laging mayroong tinatrabaho, kumbaga. Okay? Pero as you can see, people-oriented naman ang mga INS. So, sila yung magagaling when it comes to handling people, when it comes to building relationships, yan yung advantage. Okay? So, moderate pace naman yung mga CNS. Ibig sabihin, ito yung mga tao medyo laid back. Hindi tulad ng mga D at I. Okay? Sila yung mga tao na chill lang, easygoing, okay? Then, task-oriented naman ang mga DNC. Ibig sabihin, ito yung mga mahihilig sa mga goals, okay? May mga target, may mga plans, okay? Action. So, yan naman yung mga DNC. So, para mas maintindihan natin siya, let's topic
DISC. So, ano ba yung mga reasons bakit kailangan mo siya i-master? First, to identify personality type by observation. As you can see, hindi mo naman pwede na yung mga taong kausap mo, pwede ka po bang mag-take ng exam para malaman ko kung anong personality mo. Pag naintindihan mo tong DISC, malalaman mo na siya through observation from different types of or observation to different types of people. Okay? So, ano mo na agad yan, madedetermine mo just by observing. Okay? Focus on relational needs. Of course, meron tayong different needs, eh, di ba? Meron tayong different, sabi nga natin, may iba-iba tayo ng way of approach, eh, tsaka gusto. So, napaka-importante nito na matutunan mo kasi hindi lahat tulad mo. Hindi lahat, kung ano yung gusto niya or kung ano yung gusto mo, gusto din ng iba, di ba? So, iba-iba ng approach. Develop positive attitude, okay? Napaka-importante niyan. So, as I said, pag-discuss natin yung strengths and weaknesses mo. Pero not necessarily na makita mo yung mga weaknesses mo, eh yun na yung mga magdodwell ka na doon, okay? So, syempre, magfo-focus din tayo. Paano mo rin siya mai-improve, okay? Take versatility steps to meet your prospects and business partners' needs, okay? Strengths and weaknesses are just tendencies. Ito ma-explain natin, possible na hindi naman lahat ikaw, okay? So, example, ikaw yung high D, high I, high S, high C, not necessary, lahat ng mga list na sinabi ko is ikaw. Kaya nga, meron tayong primary and secondary personalities. And sometimes, meron tayo ng four personalities, eh. meron lang talaga tayong dominant personality, okay? Tandaan natin, people are our greatest asset but can also be our biggest liability if we don't know how to handle them. So, napaka-importante niyan. Okay. So, first of all is the dominant. Okay? Ano ba yung mga D? They are the doer. As you can see, iniba ko talaga yung slides ko, no? Kasi ipapattern ko din yung different types of personality sa slides ko. Okay? Bakit? Ang mga dominant, okay? Ang best na animal na pwedeng mag-describe sa kanila are the eagles. Okay? As you can see, or as you know, ang mga agila, hindi yan basta-basta lumilipad sa ano lang, kung saan-saan lang. Ang mga agila, lumilipad yan above the clouds. Okay? So, ito yung talagang alam mong achiever, mataas lumipad. Okay? So, yan yung mga dominant na tinatawag natin. So, syempre, ang mga strength nila, they are goal-oriented. Ito yung mga tao na makikita mo na mahilig mag-achieve. Achiever talaga sila and also persistent. Hindi sila basta-basta napanghihinaan ng loob once na may na-encounter silang difficulties, okay, sa mga targets nila. So, usually, sila yung taong matsatsaga, persistent nga, kumbaga. Okay, they take charge. So, ito yung mga tao na makikita mo na leader, okay? So, kung walang magli-lead, ako ang gagawa niyan. Okay, makes quick decisions. So, para sa kanila yung mga simple na bagay, hindi mo kailangang gawing komplikado. Let's make it simple and let's make an action out of it. Okay? Solves practical problems. And self-reliant. Ito naman, napaka-independent nila. As you know, ang eagle, di ba, hindi naman kailangan na ibang agila niyan para gumalaw, para makaghanap ng pagkain. They can produce on their own. Kaya napaka-self-reliant nila and independent. Meaning, hindi nila kailangan ng ibang tao para sa production na gusto nila. Okay? They are very hard worker. O, di ba? Kasi nga naman, goal-oriented sila. Kaya wala silang choice. Kasi meron silang inaay na target, eh. Meron silang gustong mangyari at gustong ma-achieve. At alam nila na hindi nila magagawa yon nang tinitingnan lang nila. They have to act and they have to work hard. Okay? They like challenges. So, ang maganda sa mga dominant, okay? Ang fuel talaga nila, eh, sa mga actions nila is yung challenge na na-encounter nila or nararamdaman nila. So, ang lagi nilang perspective, kung kaya ng iba, kaya ko din. Mas lalagpasan ko pa. Okay? Ganyan ang mga D. Okay? Initiators. Hindi sila yung usual na may regular pattern na. They innovate. Okay? Sila yung mga tao na talagang mag-i-initiate ng something na new project. Okay? So, sila yung mga bagong mag-iisip ng mga ideas. And
ayun, initiators. Okay, result-oriented. Okay, so same with goal-oriented. Of course, lahat ng actions na ginagawa nila is going to their goals. Kasi yun yung laging fuel nga nila eh, dun sa lahat ng actions na ginagawa nila. Dahil alam nila, may benefit sila sa lahat ng ginagawa nila. Kasi papunta sila sa gusto nilang puntahan. Okay? Kindly comment naman if you are one of, you think, kung para sa mga ano ah, hindi pa nakakapag-take, tingin mo ikaw ba ay isang dominante? Ikaw ba ay isang doer, isang goal-oriented? Kindly comment. Okay? Of course, if they have strengths, they also have weaknesses. Ano ba yung mga weaknesses nito? Insensitive towards others. Kasi, ang tendency ng mga dominant, since they have that mindset na kaya nilang gawin ng mga bagay, they are independent, they are very hard worker, ang tendency nila is, may pagka-ano na sila eh, may pagka-strong kasi ang personality ng mga dominant eh. Kaya minsan, hindi nila, or wala silang pake, sa lalabas sa bibig nila, sa actions nila, kung makakasakit sila ng ibang tao. Kasi, ang gusto lang nila minsan dun sa actions na ginagawa nila is for you to be better. Okay? Kaso nga lang, in doing that process, minsan, wala na silang pake kung makakasakit sila or hindi. Okay, kaya syempre alam naman natin, hindi naman lahat tulad ng mga dominant na okay lang sabihin mo straight to the point, 'di ba? On your face. 'Di ba? So may mga iba na kailangan mong different approach para masabi mo or ma-relay mo yung message mo sa kanila. So yun lang yung medyo problem sa isang dominant. Okay? They are very impatient. So sabi ko nga kasi lahat ng actions na ginagawa nila, gusto nila going to their goals. And yung mga bagay na alam nilang hindi nakakatulong sa goal nila or yung may mga action sila or may mga dapat silang gawin na hindi naman papunta dun sa target nila, they become impatient. Lalo-lalo na sa pag-aantay. Example, clients. Diba? Yung before na nag-meet up tayo ng mga clients, tapos yung mga client ang tagal. Ano yan? Wala silang patience para mag-antay kasi ano nila eh, in-schedule nila yung specific time na yon for that presentation and probably meron na rin sila mga next na mga clients, lalo-lalo na kung masisira yung ano nila, yung schedule nila para sa pag-achieve ng goals nila. Very impatient yan. Okay? Marami pa eh, when it comes to being dominant. Makikita mo agad yan, mabilis pumitik. Okay? Or mabilis na, yun nga, mainis sa mga bagay-bagay na minsan para sa ibang tao, hindi mo naman kailangan mainis. Bakit siya ang bilis? Okay? So, yan yung difference ng mga D. Okay? Overlooks risks and caution. So, itong mga dominant, dahil nga doer sila, dahil goal-oriented sila, ang nagiging tendency nila, hindi na nila naiisip minsan kung ano yung outcome ng actions nila. Okay? Na minsan, hindi nila naisip na itong action ko pala pwedeng mag-lead into this kind of result. Okay? So, yun yung bagay na minsan hindi na natitingnan or hindi na paplano ng mga D. Ang goal lang nila is to act. Or, diba? Attack. Inflexible and unyielding. Ito yung mga tao na hindi mabali. Pag may gusto sila, gusto nila. Na minsan, sa sobrang goal getter nila, minsan yung goals nila na sobrang laki. Okay? Ganun kasi sila mag-isip eh. Sobrang laki na minsan you have to adjust or minsan example, meron silang time frame na gusto nilang makuha yon. Hindi mo makuha, kailangan ipupush talaga nila. Hindi pwedeng hindi. What I want, I get. Okay? May mga tendency sila na ganun. Okay? So, hindi naman sa pangit, 'di ba? Pero minsan may mga times lang talaga na you know when to stop or when to mag-relax ka muna and think it over. Ano ba yung mga dapat nating i-adjust? So yun yung mga bagay na minsan hindi nagagawa ng mga dominant. Okay? Resents restrictions, cannot be stopped. As I said, ito yung mga tao na hindi mo mapipigilan. Walang ano yan, walang limit para sa kanila. Basta alam nilang kaya nilang gawin, even impossible, the fact that possible is still visible in the word impossible, alam nila kaya pa rin nilang gawin. Okay?
Then, sugod ng sugod. Okay, siguro minsan may mga tao lang or may mga times lang na katulad nito, mayroong mga siguro sa business, pag na-apply mo siya, may mga tao na probinsya lang, punta lang ng probinsya, punta dito, punta dyan, nang wala namang plano. So, yun nga eh, planning talaga ang planning ang weakness ng mga D eh. Kasi they can act, they can do, they can work hard, pero yun nga lang, they have to plan. Okay? They have to think at the same time para ma-execute ng tama. Okay? Kasi ang motto ng mga dominante, I have to do it now. Okay? Ngayon na. Para makuha ko na rin agad yung resulta ko. Okay? Even without, as I said, planning or thinking it over. Inattentive to details. Ito din yung problem ng mga D. Okay? Sugod lang ng sugod, hindi pa. Minsan, hindi na inaiisip yung details. Okay? Example, ito madalas kong nakikita or marami akong mga cases na nakita yung ganitong situation. Okay? Merong mga leaders na naghihit ng incentives, may mga leaders na naghihit ng mga rank-ups. Kaso nga lang, pagdating dun sa iba pang small details, yun yung hindi nila nagagawa. Alam mo yun, yung mga major na targets, yes, pasok, yes, nagawa. Pero, example, biglang nagkukulang sa maintenance. Yun yung small details na kailangan mo ring maging aware at kailangan mong pansinin para ma-achieve mo yung goals mo. Kasi maraming nawalan ng incentive. Hindi naman marami, pero merong mga tao na nawalan ng incentive dahil lang sa pagiging inattentive to details. Okay? So, isa yan sa mga dapat nating improve. Okay? Kaya ko yan. Ito yung bagay na advantage and also a disadvantage for the D. Siyempre, mas maganda wala kang aasahan, 'di ba? Kasi minsan yung ibang tao, pinopoint out yung ibang tao kung bakit hindi sila successful. Alam na mga D na for them to succeed, lalo-lalo na in network marketing and IAM Worldwide, they have to act, they have to work hard, okay? Kaso nga lang minsan ang business kasi natin is duplication. So, kung ikaw magaling, kung ikaw kaya mong gawin ng isang bagay, mas maganda kung hindi lang ikaw ang magaling. Dapat pati leaders mo. Okay? Damay-damay kayo. Kung magaling ka mag-prospect, magaling ka mag-talk, magaling ka mag-closing, dapat pati yung leaders mo ganun din. Okay? Ang tendency ng mga D, ako na lang magtutok ng client mo, baka kasi hindi mag-join. Okay? Which is magaling naman talaga ang mga D. Kaso nga lang, for you to get a big team, okay? For you to create a big organization, hindi pwede na ikaw lang ang magaling. Okay? Kailangan lahat kayo hanggat maaari. Kung mas magagaling pa nga leaders mo, mas maganda eh. Diba? Okay? Kindly comment nga, ano yung tingin nyo na weakness na nandito sa list natin na tingin mo affected ka. O kaya naman, kailangan mong i-build pa. Or kailangan mo i-improve. Okay? Para makita ko naman at maging kahit paano interactive tayo sa training na to. Okay, Rachel Besario, hello, amazing morning. Okay, gusto ko makita kung sino yung mga kahit paano merong dominant weakness. Okay. Sige, check ko ha yung mga comments nyo ha. Okay. Additional information. They are very straight to the point. Impatient daw si Daisy. Okay. Straight to the point. Sugod ng sugod si Juan. Impatient si Princess. Wow. Si Maria Emelizap, impatient din. Inattentive to details. First time si Lara. Impatient. Puro kayo impatient, ha? Lack of planning. Si Mentor Renz. Okay. So, actually, maraming tao talaga ang problem ang kanilang patience. Lalo-lalo na no, sa negosyo natin, talagang matetest ang patience mo. Kasi hindi all the time aayon sa plano mo, aayon sa gusto mo. Okay? Hindi lahat. Everything will go according to your plan. Hindi siya ganun eh.
And at the same time, yung mga goals mo minsan, may target ka, pero hindi lagi mahihit mo siya on that certain date. Okay? So, minsan, yan yung mga nagiging problem natin. Ang tagal ko naman tsumeke, ang tagal naman ng just for you ko. Tatlo na lang, no? Tatlo na lang, just for you na ako. Ang tagal naman ng tatlo. O kaya naman, ano ba naman yan? Nag-invite naman ako, nag-prospect naman ako, pero bakit wala nagpipiin? Okay? Ang dami, oh. Hindi mabali ang desisyon si Michael Vicente. Okay, so you have to adjust. And lahat naman tayo growing, lahat tayo learning. To tell you lang ha, marami tayong mga mentors na ganyan din at first. Syempre, sa ano naman, kung wala ka naman sa network marketing, hindi mo naman to hinaaralin eh. At hindi mo naman to i-improve yung sarili mo. Kasi kung nagtatrabaho ka lang, kung ganito personality mo, patient ka, pakialam ko sa'yo. Pakialam ko sa mga katrabaho ko, mag-adjust kayo sa akin. Okay? Pero in network marketing, lalo-lalo na nag-handle ka ng tao, hindi pwedeng ganyan ang mindset mo. You have to learn to adjust. Okay? And marami tayong mga mentors na dati rin, marami rin nakakain ng weakness nila. Hindi lang ang mga dominant, ha? All personalities, lahat tayo may strengths and may weaknesses. Okay? And karamihan sa mga mentors din, continuous learning pa rin and ini-improve ang sarili nila. Okay? Improve ang sarili natin. Okay. Nililigalig si husband pag okay, addons, they are very straight to the point, as I said, offensive at times. So sila yung tao na walang paligoy-ligoy, kung anong gusto nila sasabihin sa'yo, diretsahan. Sample, uy, tumaba ka. Okay, hindi pa pwede hinahinay lang, wait lang ha. Okay, o kaya naman, uy, yung ano mo, talk mo kanina, bakit mali-mali yung sinabi mo. Okay, so merong right way of as I said, delivery. Pwede mong ma-deliver yung message mo in a different approach. Okay. Focus more on the goal than to please people. Okay. Sabi ko nga, wala silang pake kung masasaktan ka or hindi. Basta nasabi niya sa'yo yung message niya. Strives for control. Wants to finish task now. Okay. Expects others to do what he or she does. So, ito nga medyo, ang dominant kasi thinking niya, kung ako, kaya ko to, ibig sabihin, kaya mo din. Dapat kung anong ginagawa ko, ginagawa mo din. Nagtotok ako hanggang alas 12, even hanggang madaling araw. Kung ginagawa ko, dapat ganito ka din. Okay? So, minsan, syempre, hindi naman lahat ng tao kayang gawin kung ano yung ginagawa mo. May pagka-superman din talaga ang mga dominant, di ba? Pero, hindi ibig sabihin, hindi nila kayang gawin. You just have to, develop din yung ibang tao. Pero, wag mo i-expect na kung ano ka ngayon, ganun agad yung ibang tao or yung mga taong i-handle mo. Okay? So, syempre, lahat tayo nag-i-improve. Gradual. Okay? And may tendency sila maging bossy and offending ang actions nila. Okay? Bossy. Kasi, strong nga ng personality nila eh. Alam mo, minsan mararamdaman mo yung aura nila na parang, grabe to, ang bigat nito. O kaya ang napaka-strong. Okay, they don't break rules, they change it. Ito yung mga sabi ko nga initiators So hindi sila umaayon sa kung ano na yung meron. 'Di ba? Status quo, hindi sila ganyan. They initiate changes din. Okay, do things with value only. Ito lang tendency nila, even kunwari siguro makikipag-attend sila ng party. Yung pag-attend nila ng party, sila yung huling darating, sila pa yung unang aalis. Bakit? Kasi may mga ginawa pa sila before sila umattend ng mga parties. And then, pagdating sa party, ang target din nila is makakuha ng knowledge, makakuha ng ideas, para hindi naman sayang yung pagpunta ko dito. Ano ba mga sekreto ng mga grupo na to? Ano ba sekreto nito kung bakit kumikita sila? Ang ganda, actually, maganda naman yun eh. Diba? Kasi, you are learning. You are seeking knowledge. And yun is very important, diba? Lalo-lalo na sa negosyo natin. Okay? Pero syempre, you have to learn to, be chill. Huwag lang puro,
puro focus lang sa negosyo and everything, 'di ba? Kasi kailangan din nating mag-enjoy kahit papaano, 'di ba? Kasi sabi nga nila, once na nag-enjoy ka sa mga bagay na ginagawa mo, parang hindi ka naman nagtatrabaho eh. Okay. Expects recognition in their work. Dahil alam nilang hard worker sila, dahil alam nilang achiever sila, they expect to be recognized. Okay? Always wants to have the bottom line in most of the conversation. Dito ako natutuwa eh. Kasi kapag dominant ang mga kausap mo, wala silang pake sa storya mo. Ang gusto lang nila, so anong nangyari? Ito, lagi ko ito kinukwento kasi proven and tested ko talaga to sa isang dominant na leader namin eh. Okay, so every time na may magkukwentuhan kami, tapos kinukwento yung mga talks within the day, so ito, may nakausap kami sa ganito, ito yung nangyari. Lagi niyang banat, so ano, nag-pay in. yung gusto niya lagi marinig eh. So kung nag-pay in or hindi, pag hindi, okay. yung ganun siya, pero talaga kasi ganun yung personality niya. Ang mga dominant, laging concern nila or gusto nilang malaman yung bottom line ng conversation nyo. Ayon paligoy-ligoy. Okay, high success rate. Actually, ang mga dominant talaga, as you can see, maraming mga leaders, successful people, na dominant ang personality. Ganito yung ano nila, yung mga qualities nila. Because, hindi naman dahil sa magaling sila, pero kasi persistent nga sila. Habang yung iba, nag-quit na, si Marlon natatawa, habang iba nag-quit na sila, tumutuloy-tuloy pa. Eh alam naman natin sa negosyo, lagi mong maririnig dito, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy ka lang. Okay, pag iba na panghinaan na, na burnout na, 'di ba? Quit na. Samantalang sila, push lang te. Okay? Tuloy-tuloy lang. Okay? Daisy, ikaw ba yung bossy? Hi, Julie! Hello, hello! Ayan. Their mindset is not to start. Kasi hindi naman nila goal is magsimula eh. Their goal is to finish. Okay? Kaya, hindi sila basta-basta nagkukwit. O, diba? Ang ganda personality. So, ang tanong, sino-sino ba yung mga kilala nyo na tingin nyo is dominant? Okay? Paki-comment, paki-tag yung mga dominanteng kakilala nyo. Okay? So, ito, pakita ko sa iyo ilan sa iyo, ilan sa mga successful people or famous people na dominant. Okay, first of all, syempre Michael Jordan. Napanood, actually, hindi ko naman siya masyadong kilala growing up kasi hindi mo na ako mahilig sa basketball. Pero alam ko na magaling siya, alam ko, he is the greatest basketball player of all time. Pero napanood ko siya dun sa The Last Dance, sabi ko, grabe, ibang klase yung mindset ng taong to na tingin na ng mga, ano niya, ng mga co-players niya, ng mga teammates niya na parang bully siya eh. Kasi, ano, straight to the point lang siya magsalita eh. And also, pinupush niya yung mga team members niya na ilabas yung potential nila. Kasi nga, may tendency nga siya na kung kaya ko, kaya mo din eh. Pero, good thing din, dun sa ganung personality niya, hindi lang siya yung gumaling, even yung mga teammates niya. Okay, kaya naman, nagkaroon sila, diba, 3 championships or 6 championships nung time niya sa Bulls. Okay? Ayan, na may ano pa nga eh, napaiyak nga siya ng isa pang moment doon eh, kasi alam niyo yung passion niya sa ginagawa niya. And kung hindi nila maintindihan yung ginagawa ko, wala na akong magagawa doon. Parang ganun yung message niya. Okay? Of course, ang ating presidente, si Duterte. Okay? Iba ang mindset ng ating presidente, 'di ba? Sabi ko nga eh, they are the initiators. They don't break rules, they change it. So kung ikaw eh addict ka, hindi ka makuha sa ano, sa normal na batas, eh di ipapapatay na lang kita. Okay? So kaya nga naging slogan niya, no, change is coming. Okay? Kasi yan yung ano eh, ganyan yung mindset ng mga dominant. Okay, ano pa? Syempre ito, isa sa mga part ng history is si Heil Hitler. Okay? Si Adolf Hitler. So ito lang ang naging problem lang sa mga dominant. Kapag kasi importante din na magkaroon ng high moral values ang isang dominant, kasi ang tendency niyan kapag meron siyang goal na out of moral or diba, or immoral sabihin na natin, or hindi maganda na goal,
kahit anong gagawin niya eh. Basta ma-achieve niya lang yun eh. Kahit mali na yung gagawin niya, kahit na masama na yung gagawin niya, basta ma-achieve niya lang yung goal na gusto niya. Example, kung ikaw eh dominant personality, tapos gusto mo sa network mo is magkaroon ka ng maraming directs. Minsan, pati direct ng iba, kukunin mo na. So, in short, na-achieve mo yung goal mo na magkaroon ka ng maraming direct, kaso nga lang, nawawala yung right values in doing the business. Even ano, kung ikaw, seller ka naman ng mga product, gusto mo makabenta ka para ka kumita, may target ka na income. Kaso, ang ginagawa mo naman, nag-underprice ka para makakuha ka ng maraming benta. So, yan yung mga no-no. Dahil nga doer sila, achiever sila, goal-oriented sila, wala silang pake. By all means, gagawin nila para ma-achieve yung goal nila. So, yan yung pangit lang kapag merong ganong thinking ang mga dominant. Okay? Like ang nangyari, di ba, kay Hitler. No, di ba? Yung goal niya na masakop ang buong mundo, no? To the point na meron na rin siya mga pinapatay. Ang mindset niya, ang mga Jews, is ano, sila yung sagabal, sila yung salot sa pagano, sa paglaki at pagiging great ng Germany, 'di ba? So pinapatay niya rin yung mga Jews. So yun yung pangit sa mga dominant. Pero imaginein mo ha, yung influence niya and yung ganong leadership niya eh napagawa niyang sa mga tauhan niya or sa mga soldiers niya, napatayin nga yung mga Jews, 'di ba? Anyway, so, tanong, sino nga kilala mo sa IAM Worldwide naman? Ang tingin mo is dominant ang personality, okay? Tingnan natin sino-sino ba? Of course, ang ating Ferrari car achiever, no? And mother, okay? Or leader, or top leader, or mentor ng Team MVP, okay? Si Mentor Peach. Yan, isa sa mga ano natin yan. Alam naman natin, si Mentor Peach is dominant ng personality eh. As you can see, di ba talagang achiever din talaga siya and doer din. Kaya naman na naka-Ferrari ngayon at kaya naman kumikita din talaga ng malaki. Okay? Of course, one of my leaders din and of course, one of the core members ng Team Last. Or two. Of the core leaders of Team Last, ang ating Queen D at Heidi. Kaya naman nakuha yung hashtag nila eh, na Queen D at King D. Kasi super dominant itong mag-asawa na to eh. Imaginein mo, no? Ang dominant, ang mindset nila, I want to do it my way. Gusto kasi nila yung meron silang control eh. Ayaw na ayaw nila yung nawawalan sila ng control sa situation, sa mga bagay. Imaginein mo kung mag-asawa kayo, pareho kayong dominant. So, sino masusunod? Pero ang galing lang kasi nahahandle na yung isa't isa. Kaya believe ako sa mag-asawa na to. And kaya naman, talagang continuous na nagbe-build at talagang nag-a-achieve sa IAM Worldwide. And of course, our mentor, one of our sexy mentor, no, ang pinakamaliit na bewang sa IAM Worldwide. Si Mentor Jean Mantala. Alam mo, nakakatawa lang to kasi kapag nagmi-meeting kami yung Blast Corps, merong mga high eye, alam mo na, ang mga eye naman kasi yung next na pag-uusapan natin, sila yung mga talkative, sila yung entertaining, sila yung maraming nasasabi, okay? So, minsan, pag ng meeting namin, na out of topic na kami, si Mentor Jean yung taga-control eh. So, ano na yung meeting natin, okay? So, pag nalilihis ng landas, siya naman yung nagbabalik sa realidad na kung ano yung dapat pag-usapan. Okay, so different personalities. So, siguro meron ka rin mga kakilala, okay, na tingin mo mag-fit sa qualification na to. Okay, next. Hi, Rihanna. Okay, next is the influential. Okay, ito ha, para lang ha, may idea kayo kasi kaya naman black at saka ganitong theme yung ginawa ko. Kasi mostly na mga dominant is they may strong na personality. Kaya ano sila, gusto nila yung mga darker colors, kumbaga. Okay? Ang mga I. Okay? Or influential. Ito naman yung mga talker. So, kindly comment, tag, yung kakilala mo na madaldal. Hindi naman in a negative way, no? Pero, ano yan eh, asset yan sa negosyo natin. And, for them to represent is the
rooster, okay? Bakit? Kasi ang mga rooster, umaga pa lang, di ba? Nagtitilaok na yan. Even in between, di ba? Mga afternoon or even in between the days na lumipas, di ba? Maririnig mo talaga na tumitilaok ang mga manok. So, best to best to describe the influentials are the rooster. Okay. Ako yung madaldal. Si Ella daw madaldal. Si Dre. Okay. Tinag ni, ano, ni Coach Mike si Romel. Si Mentor Romel. Madaldal ka daw, Mentor Romel, no? Okay. So, kaya naman colorful tong slide natin. Kasi ang mga influential, napakakulay ng kanilang buhay. Diba? Sa sinabawang gulay. No? Kaya naman, ano, eto yung mga strength ng mga ay. Ano nga ba ang meron sa mga ay? They are popular. People person, they are very friendly. Kasi, ang asset nila is yung bibig nila. And kaya nilang kumunik. Kaya nila agad kumuha ng loob ng mga taong kausap nila. Napaka-advantage ng mga ay. Bakit? Kapag ang ay, nilagay mo sa isang gathering, o kaya meron kang ipatabi dyan na hindi niya kakilala, umalis ka lang saglit, mag-CR ka lang, actually. Pagbalik mo, para na silang close at matagal nang magkakilala. Ganun ang power ng mga influential, okay? Kaya naman popular sila, marami silang kakilala, marami silang kaibigan because of that kind of personality. They are very friendly and they are very optimistic. Okay, positive thinker, yun yung napakaganda sa mga ay, eh, diba? Kasi sa ibang tao, napakahirap maging positive. Kasi natural or normal sa atin maging negative thinker. Pero ang mga ay, ano yan eh, normal sa kanila na mag-isip ng positive out of situations, even na titingnan mo ah, nalulugmok ka na, pero sila, masaya pa din. Okay, verbally articulate. Galing. Ay, thank you, Jane. Okay, so me, si Janine daw. Okay, verbally articulate. Magaling, as I said, ang strength nila is their tongue. Okay, kung paano sila magsalita. Kaya naman, magaling silang makipag-usap, magaling silang makipag, alam mo yun, magaling silang makapag-convince ng mga tao. Kaya, napaka-asset yan sa negosyo natin, of course. Creates enthusiasm and excitement. Alam mo ba, na ang negosyo natin, passing off emotions to. Okay, kung ano yung vision mo, kailangan mo ipakita sa mga taong kakausapin mo. Kung ano yung nakita mong ganda ng negosyo. Okay, kailangan mapasa mo yan sa mga taong makausap mo. Kasi minsan, hindi pa nila nakikita yung ganda ng business eh. Unless ikaw ang mag-share niyan, ikaw ang mag-pass niyan sa kanila. And the influential people are very good with that. Okay? Kayang-kaya nilang ipasa yung excitement, di ba? Kaya naman, kung gano'n sila ka-excited, di ba? Yung taong kakausapin din nila, mag-i-excited din sa business. So, ang gandang ano niyan, qualification niyan. Image conscious. Always wants to make a good impression. Siyempre, nabubuhay ang mga ay. Sa nabubuhay siya na ano na maging ano, I mean, nabubuhay siya na magkaroon ng good impression sa maraming tao kasi syempre friendly sila eh. Ayaw naman nila na pangan yung tingin sa kanila ng ibang tao, 'di ba? So image conscious yung mga yan. They are life of the party. Sila yung tao na pag nawala, okay, or pag umalis ng kwarto, ramdam mo yung tipong kapag taong to sa sobrang hyper niya, sa sobrang life of the party niya, sa sobrang kalog nito, pag umalis at nag-CR, bigla kang may maririnig na ano. Ano na ano yun? Kru, 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 kru. Wala na nagsasalita kasi yung bida umalis. Okay? So, ramdam mo pag wala tong tao na to. Okay, so syempre, kung meron silang mga strength, meron din silang weaknesses. Kindly tag the person. Okay, kung ikaw, feeling mo, influential ka or ikaw yung talker o yung binabanggit ko, kindly comment, I am an influential. Okay? So, okay, weaknesses na mga ay, ano naman, lacks follow through. Ito naman ang problem sa mga ay, dahil nga bida-bida sila sa mga taong kausap nila,
minsan nalilimutan na nila yung mga dati nilang nakausap na client. Yan yung problem sa kanila, hindi sila ma-follow up. Bakit? Naka-focus sila sa mga taong kausap nila ngayon. Okay? Kaya ang mga ay sobrang galing nitong mag-build ng connection and relationship sa mga tao. Kaso nga lang short term ang meron sa kanila. What do I mean by short term? Dahil nga magkausap tayo ngayon, kaya nating mag-connect, kaya ko maging makipag-friendly sa'yo. Kaso nga lang, pag may iba na akong kinakausap na iba, nawawala na attention ko sa'yo. So, meron na naman akong mabibuild na connection dito, short term. Okay? So, yun lang yung nagiging problem ng mga influential. And yun nga, dahil marami na silang kausap, nalilimutan nila i-follow up yung mga previous na kausap nilang clients. Okay? They talk too much. Alam mo, okay lang maging madaldal eh, kung may sense yung sinasabi mo. Okay? Pero pag dumating na yung time na ano na lang, gusto mo na lang kasi magsalita dahil feeling mo, tahimik ang mga tao at responsibility mo na magsalita. Okay? Pero kung wala ng sense, stop. Okay? Kasi ano eh, nakakadugo din ng tenga minsan. Pag ano, sobra-sobra. Alam mo, may kakilala ako, sobrang talkative niya, na meron akong client or meron akong downline na nagpa-share sa kanya, alam kong sobrang tagal nito mag-share. Kaya umalis ako ng office, pagbalik ko, nag-share pa din siya, may mga ginawa na ako, pagbalik ko, nag-share pa din siya, yung mga client na nakikinig, di ko alam kung dumudugo na yung tenga nila, no? So you have to learn to, you have to learn when to stop. Kasi maganda, actually, ang mga influential, ano yan eh, gifted yan with wisdom kung paano nila ide-deliver yung mga message nila. Sobrang ganda ng mga bagsakan ng mga ay. Yan yung advantage talaga nila. Kaso nga lang, dumarating talaga sa point na, syempre, ano na lang, to prolong the conversation dahil nga talkative ang mga ay, nawawala na minsan ng sense na you have to stop na. Okay, act impulsive. Dahil ang mga ay, ang daling ano nito eh, ang daling ma-hype. Dahil nga positive thinker sila. So, pag ito, pag meron silang nakita, example ah, anuhin mo lang, i-tee-up mo lang yung gadget sa mga to, naku, excited nang bumili din ng kanila. Kasi, ano sila impulsive. Minsan, kahit mga bagay na hindi naman nila kailangan, pero dahil na-tee-up lang sa kanila, mabibilin at bibilin nila. Pero ito ah, maraming networkers na kumita ng malaki na at the end, wala ring naipon. Dahil nga, hindi sila nag-iisip kung paano nila ibabudget din yung pera nila. Ang mga ay kasi ganyan lang eh. Ano yan eh, may pera ako ngayon, sige. O kaya naman ano, masama ang loob ko ngayon. Magsha-shopping ako. Okay. Kaya, ano ka? Kaya, be careful ka dun sa weakness na part na yun. Huwag ka masyadong impulsive. Okay, emotional roller coaster. Ang problem din sa mga ay, kapag sobrang high ay, sobrang saya, talagang masaya sila. Pero kapag na negative or na down naman sila, super bagsak naman talaga sila. Kaya ramdam mo kapag malungkot sila, ramdam mo kapag wala sila sa mood. Okay? Kasi extremes ang mga ay. And then, overcommits. Ang problem sa mga ay, si Jane, ano yung, ganyan sa'yo? Okay, overcommits. Sila yung tao na magko-commit ng schedules, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, na minsan hindi nila iniisip yung travel time, hindi nila iniisip na mag-overlap yung mga schedules nila. And, forgetful. Nalilimutan din nila minsan, ay, nag-commit pala ako sa taong to. Meron pala kaming mentoring na wala sa isip ko. Okay? Kasi, ano lang sila eh. Oo lang sila, syempre, they want to make a good impression nga eh. So, oo lang sila ng oo, pero not thinking na pwede nga, pwede nga masagasaan yung mga schedules because of that overcommitting. Okay? Kaya ito ah, pag merong kakilala na ay, pag nagpa-set ka ng schedule sa kanya, i-double check mo, lalo-lalo na kung kilala mo na medyo forgetful yan at medyo nag-overcommits. Okay? So, i-remind mo siya ng i-remind about sa schedules nyo, about sa kung ano mga schedule lang meron na i-commit sa'yo.
Kasi kung hindi, last minute, biglang magka-cancel yan sa'yo. Okay, overestimates result. Kasi ang mga I po is na exage minsan. Di pala minsan, madalas. Okay, na minsan, ito lang ang ano, example ah. Pwede ka kumita dito sa gold package ng 50,000. Pagdating sa kanila, 100,000 na. Okay, ang sapphire, 200,000. Pagdating sa kanila, 300,000 na. Ganyan sila, ka-positive. Na minsan, exage na yung mga sinasabi nila. Kasi nga, gusto nga nila na magkaroon ng mas impact pa yung mga sasabihin nila. So, that's the downfall of the influential or mga talker. Bad with time. Alam mo, may kilala ako na ganito eh. Alam mo, siya pa yung magko-comment ah. Oh, guys, huwag mali-late bukas. Okay? Dapat on time. Pagdating sa meeting, siya yung pinaka-late. Alam mo yun, a few minutes late, but still late. Natutink na siya pa yung nag-remind na dapat walang mali-late. Okay? Pero nakakatawa lang, sabi ko nga eh, lahat naman tao, lahat naman tayo is nagbabago, nag-i-improve. We just have to be aware kung ano yung mga dapat nating i-improve. Okay? And ano tayo, open. Open for si Coach Mike De La Cruz. Sino? Ano siya? Ano siya dito? Okay? So, we just have to know kung ano yung dapat i-adjust. And open for correction din. Okay, ano pa? Add-ons. Ito yung sinasabi ko na extreme high and extreme low. Diba? Blah, blah, blah. Bakit si Sir Mike lagi inaano nyo? Kino-comment nyo. Can't live without people. Ito yung mga tao na ayaw mapirme sa bahay, meron akong kakilala na nagka-COVID siya. Alam mo, sobrang hindi lang depressing sa kanya yung nangyayari sa kanya na nagka-COVID siya, but also yung ma-isolate siya. So, yun yung pinaka battle talaga sa kanya nung nagkaroon siya ng sakit. Kasi hindi siya sanay nang walang taong nakakausap, walang taong nakaka-interact. Yun yung fuel ng mga ay. Okay? Kaya yan yung strength din nila, yung tao sa paligid nila. Likes to get approval from other people. They are the visionaries. Okay? The future is so bright, I need to wear shades. Ito yung kapag naglatag eh, talaga nga namang mai-inspire ka. Kaya best to na maging motivator, best to na maging inspirational speaker. Kasi sabi ko nga, meron silang wisdom on how to deliver their message. Yan yung maganda sa mga ay. Okay? Gets too excited easily. Sabi ko nga eh. Ang problem din sa mga ay, pag may tinok ka, kapag ang bilis ma-hype, ang bilis din ma-negative. Okay. Grand gestures to express themselves. Ang mga ay talagang ano yan eh, kung magkukwento pa yan, talagang may ano pa, meron pang ano yon, merong talagang makikita mo sa gestures talaga nila yung mga pinagkukwento nila. Eto, grabe talaga. Ano yun, hindi lang basta kwento. Talagang meron talagang action. Exaggerated. As I said, ang mga ay, pag nagkwento yan, merong nasugatan. Pagdating sa kanila, kwento nila, may namatay na. Ganun ang mga ay. They are very exaggerated, no? And minsan okay, minsan hindi. Kaso nga lang yun nga eh, tongue can be his or her best friend and worst enemy. Dahil advantage nila, yung good speaker or magaling sila sa yun nga, magaling sila sa yun. Magaling sila sa words nila, pero ang tao din, nahuhuli din sila doon sa mga sinasabi nila. Minsan meron kang makikilala na eto, kapag alam mo na ay high ay na siya, as in high ah, high ay siya, minsan, magda-doubt ka rin sa mga sinasabi niya kung totoo ba or hindi. Kasi minsan, nahuhuli mo din na yung mga sinasabi niya hindi nagko-connect sa reality. Kaya ngayon, ikaw, hindi ka na napagkakatiwalaan minsan. Siguro high-eye lang yan. Okay? So, yun yung paminsan na downfall. Okay? Pero ang mga eye, they are very good storyteller. Okay?
alam ko meron akong kakilala na may kinuwento siya sa akin. Hi, Ito. Pero nung nagkwento siya sa akin ng movie, sabi ko, grabe, nakakatawa naman yan. Gusto kong manood yan. Alam mo yun, hindi ako nanonood ng mga movies. Pero dahil sa kinuwento niya, napanood ako. At pagdating ko sa cinema, yung pinanood ko, mas natawa pa ako sa kwento ng kaibigan ko kaysa sa napanood ko. Okay? So, ganun ang mga ay. Alam mo yun, parang siya na lang sana binayaran ko kaysa nanood pa ako ng movie kasi mas na-entertain pa ako sa kanya. Very entertaining sila. Very good storytellers. Okay. O, diba? Ayan, thank you, Noe Molina. Okay. Likes to dream and do exciting things. Ano yan eh? Kasi sabi ko nga, ang mga ay gusto nila masasaya, laging grupo din sila sa alam nilang mag-e-enjoy din sila. Kasi ayaw nga nila ng mga dull moments eh. At once nakasama mo ang ay, no dull moments din talaga. If you can sing well, sing loud. If you can present well, present with enthusiasm. Yan ang mga, ganyan naman ang advantage ng mga ay, no? So, kung hindi sila magaling sa isang bagay, magpe-present sila ng maganda. Okay? Hindi man sila magaling, pero may style. Okay? Ang kanilang presentation. So, galing ng mga ay. Okay? Sino kilala nyo na famous celebrity na ay? Vice Ganda and Curtis. Vice Ganda, pag nawala yan sa showtime, ramdam mo eh. Eh, kaso wala na talagang showtime. Oh, di na talaga na grant ang franchise ng ABS. Pero as you know, 'di ba, pag yan nanonood ka ng showtime, ramdam mo yung mga taong, or I'm not sure sa Itbulaga ah, kasi kapamilya po ako eh. And also Ann Curtis, 'di ba? Siya yung hindi magaling kumanta, pero i-entertain kanya. Kaya naman nagka-concert not just once but twice. Ang lupet, 'di ba? Okay, then okay, ang ating mga mentors na influential, kindly tag ha, yung mga kilala mo na hi sa leaders mo, si Joe. Ay daw si Joe. Okay, eto, si mentor Patsy. Si Princess Patsy, o diba, imagine mo, iinom lang ng asay. Diba? Hindi lang basta-basta iinom ka. Uupo ako sa isang sports car. O, diba? May style talaga eh. Okay, first time kong nakita rin na nag-perform, one of the first few, siguro anniversaries na attendan ko, at nag-perform si Mentor Patsy, no, hindi lang yan basta sumayaw, nag-split pa yan. Malupet! Lagi masaya. Ito pa, mga high-eye couple natin, no, Mentor Mitch Farinas and Mentor Marlon Santos. Kaya naman, ito, sobra, before pa talaga kay Mentor Marlon, sobrang saludo na talaga ako dito eh. Kasi iba ang wisdom ng meron dito sa bata na to, na to think na nag-start siya at a young age, na student pa lang, pero kung mag-deliver, kung magbagsak, ay talaga nga naman, talagang matatauhan ka, talagang mai-inspire ka sa bata na to. Bata pa rin, hindi ka na pala bata, no? Tatay ka na eh. Okay, pero sabi ni Mentor Marlon, nag-chat siya sa akin, hindi na daw siya high-eye, C na daw siya. Kasi ang problem ng mga eye, hate na hate nila yung pagiging systematic, hate na hate nila yung mga checklists, ayaw nila yung mga pagiging organized kasi ang mga ay, sobrang sabog ang utak niyan eh. Makikita mo ang ay, magugulo yung gamit, diba? Pero hindi all ha, kasi probably meron kang ay, tas meron kang C, may pagka-organize ka, pero ay ka pa din, no? Pero kung yung mga high ay, yan, dyan mo makikita most of the strengths and weaknesses na to. Okay, o tina mo, talaga yung mga even sa pananamit ng mga ay, makikita mo yan. They like colorful stuff. Diba? Ayaw nila yung basta-basta lang na dull na kulay. O si daw, si Mentor Marlo. Okay, Mentor Mitch, di ba? Pag napakinggan mo naman talaga yan, hindi ka lang mahalina sa beauty niyan, but also kung paano rin yan maglatag, magbagsak. Kaya, good speaker talaga itong mag-asawa na to. Kaya naman yung anak nila, eh, no? Mukhang walang choice, mamama na talaga ang pagiging ay nitong dalawa na to. Okay, and of course, our president, naging C sa pandemic. Okay,
Ouch naman, Mentor May. Bakit ka na? Ouch, Ella. Okay. And of course, our president. Press AM. Kaya naman, pag nagsispeech yan, di ba? Talagang mai-inspire ka sa mga nilalatag ni press. Talagang, alam mo yun, meron siya talagang, meron siyang gift for that. Kaya, yan. Yan yung mga leaders at mga owner naman natin na Hi-I, okay? Tag and comment yung mga kakilala mo na Hi-I. Next, proceed naman tayo sa mga S, which are the steady ones. Okay? Steady or they are the peaceful ones. Okay. Ano naman ang best na magde-describe? Ito yung mga steady carabaos. Why? Ang mga carabao kasi, ang mga steady hard worker naman sila, kaso nga lang, with the absence of a leader, medyo, nagpo-procrastinate, medyo nag-chill, parang carabao. Ang mga carabao, hard worker, kaso nga lang, they need someone na magli-lead sa kanila, na mag-guide sa kanila para mag-araro ng bukid. Okay? Ano mga strength ng mga, steady. Okay? They are the watcher. Okay, most of the S that you will know probably started as a follower, okay? Or most, or very, or maybe all. Okay, yung mga high S, they started as a follower. Kasi hindi sila talker tulad ng mga I, but they are the watchers, okay? So, they can build long-term relationship. Yan, S kami po yan, men. Okay, SC. Actually, karamihan na nakikita ko na combination talaga. DI, and then, mga dance instructor, ano, and then, dominant and influential, and S and C. Yan yung madalas na makikita mo na combination, or ID, or CS. Pero meron din yung mga tingin mo na contrast. Katulad nito, steady. They are the watcher. Unlike, meron din mga IS. Kung siisipin mo, influential, talker, tapos ito, steady. Meron. May mga times na talker sila, or very fun. Pero may mga times din na tahimik lang sila. Okay. They can build long-term relationships. So, ang mga S or ang mga I kasi, as I said, short-term kasi busy sila sa mga nakakausap nila. Okay? Pero ang mga S, they can build long-term relationship. Hindi man sila kasing bilis na makapag-connect ng mga I, but once na nakapag-build ka ng relationship, i-mini-make sure nila na iti-treasure mo yon, or matitreasure nila for a long time of a long period of time. Okay? Okay. Anong nabalikan mo, Mentor Jean? Then, they are very loyal. Kaya, maghanap ka daw ng ano, di ba, ng S. Ebon ko lang, ha? They are very reliable. Maaasahan. Kasi service-oriented ang mga S, eh. They are the watchers and also followers. Kaya, magaling sila na mag-follow ng mga instructions, reliable sila kung kailangan mo ng tulong, 'di ba? Para siyang 'di ba, parang sa GMA ano, service yung totoo. Ayan, 'yan yung mga S. Oh, they are very trustworthy. Kaya ito kapag may gusto kang sikreto na malabas agad kinabukasan o mamaya, sabihin mo 'yan sa mga ay. Ang mga ay hindi makapagpigil ng mga bibigyan. Promise. Lahat ng alam nila, spluk agad sa mga kakilala nila. Pero ang mga S, sabihan mo ng sikreto yan. Once na pinagkatiwala mo yan sa kanila, hindi talaga nila sasabihin yan. Ewan ko nga ba, alam mo yun, normal kasi minsan sa mga tao na ganun, normal talaga na mag-spluk talaga sa kanila. Minsan nga, anuhin mo lang, i-high-eye mo lang, kunwari, anuhin mo lang yan, bati-batiin mo lang, uy, ganda ng ano mo, uy, mukhang ayos yan na. Alam mo yun yung i-ano mo lang sila, hindi man utuin. Kasi ang bilis mauto ng mga ay, dahil nga hyper yung mga yan. Madali silang i-hype. Kaya, once na may gusto kong malaman sekreto, ay nako, wag ka talagang magsasabi sa mga ay, kundi, wala nang sekreto. Walang-wala. Sabihin mo sa S, wag sa ay. They are very agreeable. Si
Jean Louis, alam mo, ikaw, Louis, hindi ko ako naniniwala Eska. Agreeable, oo lang sila ng oo. Kasi nga, ang mga S din, they value relationship. Ayaw nilang, ayaw nila na i-reject ka. Kaya usually, kung ano man ang sabihin mo sa S, agreeable yung mga yan. Oo lang. Okay, merong nakwento na yung naglatag sa amin ito or nag-discuss sa amin ito. Meron siyang friend na hiniraman ng kotse. So, meron silang usapan na babalik for a certain time, which is around 6 o'clock. Then, pagdating ng 6, hindi pa rin binabalik yung sasakyan niya. Dumating yung 7, 8, hindi pa rin na siya, nagsasalita na siya na nag-dinner na sila, na parang nasabi na sa kanya ng friend niya na ito talaga to, hindi na makakaulit to sa akin, to kaibigan natin na to. Eh, sabi niya, alas 6, babalik niya, alas 8 na wala pa. Dumating alas 9, 3 hours after the scheduled or yung pinag-usapang oras, alam mo, sorry na sorry pagdating. Uy, sorry, kasi nalate ako, hindi ako makaalis dun sa pinuntahan ko. Alam mo, sabi nung S, na friend niya, okay lang. O, diba? Okay lang daw. Kasi nga, steady. Pero syempre, wag mo namang aabusuhin ng S. Hindi porket alam mo na agreeable siya, aabusuhin mo na yung kanyang personality, no? Okay, get along well with people. Kasi ang mga S, sobrang gaan nito kasama. Diba, may kilala kayo na parang ang bigat naman nito kasama. I'm not sure, dahil lang siguro dahil sa personality nila. Pero may mga tao din na sobrang gaan kasama. Ito yung mga tao na madalas mag-smile, ang mga S. Yan, smile, smile, smile. Okay. Then, ano naman yung mga weaknesses nila? First, resist quick change. Ang mga S kasi, because they are very steady, sanay sila sa comfort zone nila. Okay? So, mahirap sa kanila yung mga pagbabago. Example, maglilipat ka ng bahay, o kaya naman lilipat ka ng opisina. Medyo matagal na deliberation yan sa utak niya kung gagawin niya ba or hindi. May mga tao naman, the super S. Yung tipong hindi nila ma-let go yung trabaho nila kahit alam naman nila wala namang nangyayari sa kanila. Kasi takot sila sa change. Okay? So, kung may mga leaders ka na ganun, yun lang yung mga, minsan, pag high S ha. Okay? Not all S. Okay? Medyo yan yung magiging problem or magiging dilemma ng mga S. Kung magre-resign ba ako or hindi. Yes, mababait ang S. Oo, yan. Avoids conflict. Sabi ko nga, kasi nga, dahil mabait nga sila, ayaw nila yung mga conflict, ayaw nila na may nakakagalit sila, kasi sobrang affected sila pag alam nila na meron silang ka-conflict. At once namang nangyari man yun, okay, meron silang nakagalit, hindi nila kayang i-confront face-to-face yung taong nakaalitan nila. Kaya nilang mag-chat, pero wag lang personal. Hindi nila masasabi yung mga bagay-bagay. Okay. Play safe. O nga eh. Medyo, yun nga eh. Hindi nila masabi directly kung ano yung gusto nilang sabihin. Yung hindi nila kayang i-reject ka upfront. Hindi ka nila kayang, sabihin kung ano yung gusto nilang sabihin na message sa'yo. Kasi, natatakot sila na maka-hurt sila ng feelings ng iba. And, syempre, sa negosyo natin, kailangan mong harapin yung mga bagay na yan. Conflict, yan yung bagay na hindi mo maiiwasan. Okay? Iba-iba tayo ng personality, iba-ibang tao, iba-iba ng gusto, iba-iba ng perception sa buhay, di ba? Ng reaction. So, meron, hindi imposible or hindi mangyayari na wala kang magiging ka-conflict. Mag-asawa nga o magkapatid nga eh, 'di ba? Nag-aaway or nagkakaalitan eh. So syempre, even din sa mga taong hindi mo rin kakilala, darating din 'yan. Pero tandaan mo ah, kung maka-experience ka man ng conflict in between your team, your leaders, doon din mag-glue yung bond nyo. Kasi despite na kung ano man yung pinagdaanan nyo, pinagkaintindihan nyo, pagkatapos niyan, 'di ba, makaka-move forward kayo and you're bonded ng mas mabuti unlike nung nag-start kayo kasi nagkakaroon kayo ng di ba, ng mga experiences na ganyan. Mas naiintindihan nyo ng isa't isa. Okay, overly tolerant. Yun nga eh. Yan yung weakness ng mga
na mga S, masyadong minsan inaabuso na sila, pero tinotolerate lang nila. So, you need to learn to say no. Okay? Ang mga S, yan yung problem nila. You need to learn to say no. Indecisive, nako, ang mga S. Ang mga S, hirap silang magdesisyon. Marami pang kailangan, alam mo, andami pang kailangan isipin, andami kailangan i-consider, magde-decide lang sila. Ang tagal. Even sa pagkain. Ano kakainin natin ng lunch? Wait lang, hindi ko rin alam. Diba yung tipong nasa McDonald's ka na nga, hindi mo pa rin alam yung orderin mo. Nasa pila ka, nasa dulong-dulong pila ka, iniisip mo kung ano yung order mo. Pagdating mo sa counter, hindi mo pa rin alam order mo. At the end of that, kung ano yung usual na order mo, yun din naman ang orderin mo. Pinahirapan mo lang yung sarili mo. Okay. So, you have to make a decision. Lalo-lalo na fast. Lalo, sa negosyo natin eh. Minsan kailangan mag-decide, mag-act ng mabilis. Hindi pwedeng relax ka, hindi pwedeng chill ka. Okay? Kasi time is very important. Okay? Indirect with others. As I said, di niya kaya sabihin upfront. Lack of self-confidence. Dahil nga, ang mga S, usually, they are watchers, they are the watchers, they are the followers. Minsan, madalas, most ng S, ano yan, medyo mababa ang self-confidence nila. Pero, yun yung kailangan mo i-work out. Kasi ang confidence, hindi naman yan nabibili. Okay? Hindi yan nabibili sa SM na we got it all for you, no? But you have to work it out para mabuild mo yung confidence mo. Okay. S, ikaw bahala. Oo, oh, di ba? Relate, mentor, ikay, no? Anong kakainin? Ikaw na bahala. When it comes to deciding factors, usually nagko-confirm lang sila kung sino maraming boto, dun ako. Wala minsan silang desisyon sa buhay, pero alam mo, darating at darating ang time, you have to decide eh. Na hindi mo na pwedeng sundan lang kung ano yung sinasabi ng iba, kung ano yung desisyon ng nakararami. Kasi, minsan future mo na ang nakasalalay. Okay? Pwede ka siguro mag-decide for now na kung ano yung gusto ng iba sa pagkain. Pero when it comes to your dreams, when it comes to your future, you have to decide. Okay? Lacks initiative. Dahil nga steady, chill lang. Medyo ano sila, mahirap ano yun, pagalawin ng kusa, walang kusa. So kailangan mong i-ano yan, kailangan mong i-develop yan. Stubborn, okay, matigas ang ulo, kasi alam mo yun, sinasabi ng mentors mo kung ano yung dapat mong gawin, hindi mo rin ginagawa. Alam mo yun, dahil nga steady lang, chill ka lang, next time na yan. So develop that. Procrastinates later, mamaya na. Alam mo yon, minsan may mga kailangan ka ipa-deliver na sabihin mo sa sarili mo, bukas na nga lang. Kinabukasan, bukas na lang ulit. Okay, may mga dapat ka ipalalamove, di ba, na hindi mo na naaayon sa schedule dahil nga, kakamamaya mo ng mamaya. Pag naiisip mo yung dapat mong gawin, mamaya na. Tapos pag naiisip mo na naman, mamaya na naman. Hanggang sa gabi na. Wala na. Okay, so kailangan mong gawin, eto ah, kung ito yung mga weakness mo, kailangan mo mag-act. Once na naisip mo na agad, hindi mo ba siya magawa on that spot, no, on that moment. Sulat mo, para alam mo dapat yung babalikan mo. Okay, kasi mahirap yung ganyan, yung mamaya na mamaya. Sabi nga, yung later becomes never. So, napaka-importante yan. Ano pa? Add-ons. O, diba? Later. Get along well with people. Cool lang. Good with routinary task. Ano yan eh. Mahilig kasi sila dun sa comfort zone nga nila eh. So, yung routinary, yan yung ano, yan yung asset or pinaka-best environment para sa kanila. Pero, diba, sa negosyo natin, hindi mo masasabi kung ano yung schedule mo ngayon, kinabukasan, on the next day. Yan. Kaya, ang mga, isa rin sa mga hirap mag-adjust nung nagkaroon ng COVID, ang mga S. Yung sanay sila sa ganitong klaseng sistema na merong office, pupunta dito, may business talk, then nagkataon na nag-stop yung mundo. So, ano nang gagawin natin ngayon? Paano tayo mag-a-adjust? Medyo matagal ang adjustment ng mga S.
No? Pero once na naka-adjust naman sila, alam na nila yung gagawin nila. Okay. Best position at work, counselors. Okay. Ang mga D, ano yan eh, magagaling na leaders yung mga yan. Kasi nga, they are up for challenges, at saka, they really want the environment where they have control. Okay? Ang mga I, best yan, mga entertainers, influencers, di ba, mga host. Okay? Ang mga S yan, mga good with listening. Okay? Kaya nga mga counselors yan. Doesn't want confrontations. They are very predictable. As I said, di ba yung nag-iisip ka na nga na kakainin mo pagdating mo sa counter, yung usual din naman na order mo ang kakainin mo. Di ba? You are very predictable when it comes to kung ano yung gagawin mo, kung ano yung mga actions mo. Kasi usual, dahil the routinary, agrees with anyone's opinion. O, diba? Basta sabihan mo, o, diba, tama dapat ako? Oo nga, itama ka. Pagdating naman siya kanya, eh, hindi tama ako. Oo nga, no? Tama ka din, eh. So, sinong tama? Okay. So, sino yung mga kakilala nyo? Okay? Sino yung mga kakilala nyo na S? Mabuhay ang S, sabi ni Mentor Jason Valerio. Okay, steady. Sino-sino yung mga ano natin, pwede nating makitang mga famous people. One of those is Mother Teresa. Okay, kasi sobrang bait nito eh. Ito yung mga tao talagang, alam mo yun, talagang service-oriented eh. Ito yung mga taong tumutulong talaga sa maraming tao. Isa sa mga nakita ko mga posts. Ako, hindi kasi ako nakakanood ng TV, pero may nakita akong posts. Diba? Wish there is a dose of Carlo Katigbak in all of us. Calm and composed under pressure. A leader in every way. Okay? 11 hours of mental torture in the previous hearing and he remained humble and maintained his, equanimity throughout the entire ordeal. Okay, grabe, saludo. He has been insulted, accused, and berated, but all these hours, he remained calm, poised, and respectful. Okay, so imagine mo, ginrill ka sa Senado. Okay, lahat ng problema, lahat ng issues, binigay sa'yo. Pero ikaw, composed ka pa din. Na kung ikaw or ibang tao yung nandoon sa sitwasyon na yan, malamang galit na eh. Bakit nyo ba ako ginaganyan? Ano bang problema nyo? Ano ba? Suntukan na lang tayo. Yung mga ganun na yung reaction ng iba. Or even siguro baka nag-walk out na, pero siya composed pa rin all throughout. So, it's a gift to be calm. Okay? And to be composed in this kind of situations. Okay? Okay. So, tinatanong, sino ang mga IM movers natin ng S? Okay, may nagtanong, S ka po ba, Mentor May? Yes. S for Shirley May. Okay. And also, our mentor, okay, Mother Eagle, MVP Eagles, diba? Si Mentor Erica Soreda. S, apakabait. Oo nga, bait natin, Mentor Ikay, no? Kasi yung mga leaders ko, hindi na naniniwala na S ako eh. Okay, aside from that, last is the corrective, or they are the thinker. So, itong slide ko naman, iniba ko kasi ang gusto ng mga C, or corrective, yung napaka-importante sa kanila intention. Napaka-importante sa kanila ng comma, ng period, spacing. Alam mo yun, eyesore sa kanila yung hindi maayos yung format. Alam mo, kunwari sa group chat, ang mga C kasi, gusto nila orderly, gusto nila perfect. Okay, kunwari, nagpalagay ng what you call that, yung list. Sino nga attend sa ganito, o kaya sinong may, basta any list. Okay? Ang mga I, or ang mga C, maglalagay ng number, period, space, sa kanyang pangalan. Okay? Ang mga D, ano? One, tapos pangalan. Walang period, walang space. Basta nalagay ko yung pangalan, yun na yun. Yun yung goal eh. Ayaw ko mag-exert ng effort sa mga space na yan. So, ganyan ang mga D. Okay, ang mga C naman, yun nga eh, minsan ang mga C inaayos. Actually, hindi. Ang mga C, naiinis sila pag nakikita nila yon. Pag inis sila nakatiis, aayusin nila yung listahan.
And minsan, before paayusin ng mga C, nauna na yung S. Okay? They're the perfectionists. Get things done right. Okay? Kaya, right alignment tong ano na to, tong eto nga slide na to para sa mga C. Get things done right. Ang mga dominant, get things done fast. Now. Pero sila, bago nila gawin ang isang bagay, kailangan planado muna. Kasi gusto nila, tama na muna ang lahat. Orderly, organized. Makikita mo yan. Even sa pananamit nila, maayos sila, malinis silang mag-present ng sarili nila. Ayaw nila may dumi, kahit maliit, o kaya may gusot. Okay? Even sa ano nila, sa mga pera nila. Sama-sama yung 1,000, 500, 20, and so on. Okay? Tapos, minsan nga, yung super I or super C, even control number or yung serial number, pinagsusunod-sunod, ganun sila kasi. Ang mga D, wala, salpak sa bag. Ang mga I, di ba, hindi lang sa bag eh, or hindi lang dun sa lalagyanan ng wallet nila, even sa bag nila, even sa pockets, magkakaano yan, halo-halo na yan, sabog-sabog yung bag. Samantalang ang mga C, makikita mo, sa bag nila, may bag pa sa loob. May mga pouch. Meron sila lalagyanan ng pen, may lalagyanan sila ng money, ng coins, ng paper. Everything is very ordered. Okay? And very organized. Yun yung mga C. Detailed-oriented. Detail-oriented. Ito naman yung maaasahan mo yung mga C. Kasi yung mga I, mga D, walang pake sa mga ano yan, sa mga detalye yan. Hate na hate nila yung details. Samantalang ang C, that is their strength. Okay? So, kompleto yan sa mga testimony sa mga Prada, kompleto sa mga memos. Nako, sila yung maaasahan mo sa ganyan. Kompleto sa mga posters, pictures, sa mga packages, everything. Okay. Okay, si Beng. Hi, C here. Slowly but surely. Okay. Committed to quality. Yun ang gustong-gusto naman nila. Ayaw na lang bara-bara. Ang gusto nila, maganda yung outcome, maganda yung output ng gagawin nilang any project or any actions or any activities. Okay? They are very competent and precise. Okay? They love checklist. Ito yung mga tao may checklist sa ulo eh. Before lumabas, meron silang panyo, cellphone, bag, susi, o kung ano man. Diba? So, automatic yan. Before sila umalis, ito yung kailangan ko. Okay na ako. Go. Okay? Ito rin, yung kapag mag-grocery, meron na rin silang listahan, ang mga D, pagdating lang doon, saka lang iisipin, ano ba yung kailangan, ang mga I, even mga hindi kailangan, binibili. Ang mga S, chill lang. Okay, si Alain, we love details and quality. Okay, ano pa, weaknesses, overly cautious. Ang problem sa kanila, sobra silang ma-analyze, diba? Naging analysis paralysis na, masyado silang nag-iisip, na minsan yung ideas nila, hindi nila na-execute. Diba? They are very sensitive to criticism. Dahil nga, perfectionist sila. Before nila ilatag, hindi kasi ito madaldal ang mga C. They think before they act. They think before they talk. Kaya once na nakikriticize lahat ng works nila, they are very sensitive dahil nga, pinag-isipan nila yan. Tapos, ikikriticize mo lang. Okay? They are also very pessimistic. Kung ang mga I, optimistic, sila naman, negative thinker. Why? Masyadong ano sa kanila, kunwari, makita nila yung just for you, too good to be true yan. Totoo ba? Apat lang, bibigay na sa'yo yung puhunan mo, kumita ka pa. Di totoo yan, okay? Ayaw nilang maniwala sa mga, ano, sa mga bagay-bagay na ikagaganda ng buhay nila minsan, eh. Okay? They opted to think negative sa mga positive na nakikita nila. Okay? Si Era, si pala ako, di ko alam. Well, now you know. Okay? Fault finder. Ang tinitingnan nila lagi is yung mali, is yung wala, is yung hindi tama. Okay? Yun yung lagi nilang nakikita sa mga situation or even sa lahat ng bagay. Okay? Kasi nga, ano sila eh, they are very keen with everything na sa pag-o-observe nila. Kaya, ang hinahanap lagi nila yung mali, yung wala, yung hindi tama. They analyze things too much. Okay? May mga dapat na i-execute ng mga plans,
na mga activities, pero minsan hindi nila ma-execute kasi nga kakaisip na dapat tama, dapat perpekto, dapat planchado. Okay? Analysis paralysis. Kaya may mga leaders din eh. Example, gusto mag-hit ng rank up. Kakaisip, di na na-hit. Diba? Nag-iisip ng plano, pero hanggang plano na lang, di na na-execute. Kaya naunahan ng mga di, bakit? Ang di, mga doer. Hindi man nagplano yan, pero dahil nag-execute agad yan, diba? Minsan, mauunahan ka talaga eh. Diba? Nag-iisip ka pa lang, yung iba, tumatrabaho na. So, also, ayan o, kung makikita mo yung mga gamit nila, sobrang linis, sobrang ayos. Yung damitan nila, magkakahiwalay ang puti sa decolor, magkakahiwalay ang top and bottom. Okay? Even yung ano, yung mga, alam mo yun, magkakakulay, ganyan yan. They are very by the book. Ano sila eh, hindi sila, nagbe-base sila sa history, nagbe-base sila sa manuals, nagbe-base sila sa anything na systematic, dun sila nagbe-base. Okay? They use manuals, checklists, and charts. Okay? Meron ka ma-encounter na sobrang C, tatanungin ka, ilang percentage? Okay? Ang naging successful dyan, ilang percentage ang kumikita dyan? Yung mga ganong bagay, yung mga computation ang kailangan usapan, mga C ang makakausap mo. Don't be offended when they are suspicious. Okay? Huwag ka ma-offend kung very skeptic sila, kung pinipresentan mo sila ng negosyo. They are just very normal na maging ganun sila. Kasi nga, ang hinahanap nila yung negative. At once na po-provide mo naman sa kanila, yung sagot doon sa, ano nila, doon sa mga doubts nila sa utak nila, and then doon sa mga butas na nakikita nila, diba? Mag-join din naman yan sa'yo. Okay, needs personal space. Ito yung mga tao na hindi naman hindi siya outgoing, hindi siya tulad ng mga ay na kailangan mayroong tao na nakapaligid sa kanya. They can live on their own, 'di ba? Kasi meron silang meron parang silang sariling mundo where they can think, they can plan. Okay, pero hindi naman loner. Pero 'yun nga, they can live even without people around them. Okay. So, ang isa sa mga very successful na corrective or thinker na pwede natin i-example is si Bill Gates. Imagine mo yung empire na binild niya from 1980s I think or even 70s, I'm not sure. Diba? Na lumaki ng ang Microsoft ng ganun kalaki and everything na na-handle niya na negosyo because of him being a systematic person, 'di ba? And thinker. Pero ang maganda niyon, yung mga naisip niya, na-execute niya. And meron siyang team na tumulong sa kanya para build niya yung empire niya. O, di ba? Si Alain, gusto daw niya sa bahay lang. Okay. Watching from Kuwait, si Sam. Hello, hello. Okay. Ang ating mga mentors is number one, si Mentor Kath. Okay? Si Mentor Kath, mostly yan pag ano mo yan, pag mapapakinggan mo talaga mga ano yan eh, more on system ang mailalatag sa inyo ni Mentor Kath. Kasi ano siya eh, kaya mahilig yan, mahilig mag dudut-dut sa cellphone niya yan. Kaya yung, lalo-lalo na nung before pa, nakasalamin pa yan, ganun yan oh. Okay? Minsan di mo mararamdaman, teka, tandiyan ka pala! Kasi sobrang tahimik, nasa gilid, nagsa-cellphone lang. Okay? Kausap yung mga downlines, yung mga issues. Ang daming dapat isipin. Okay? Samantalang kami, nag-enjoy kami, nag-video kay kami. Siya, diba? Sobrang tahimik. And also, Mentor Jonathan Capilli. Okay? Natutuwa ako noon kasi one time na nakuwento niya. Kasi ang mga C, hindi sila masyado expressive, hindi tulad ng mga I. Diba? Sabi niya, kapag daw, para sa kanya, pag daw, ikaw, tiningnan ka niya, feeling niya nag-smile na siya sa'yo. Kahit di mo siya nakitang ngumiti. Feeling niya binati ka na niya. So, ganun kasi yung thinking ng mga C. Once na napansin ka niya, diba, maging happy ka na dun. Ano na yun eh. Yun na yung way of ano nila, pagbati nila. Kasi nga mga tahimik ang mga scene. Okay? And also, our Vice President. VPI ka, o. Diba yung mga posturang ganyan? Si ba yan?
Yes. Sobrang sinito si VP Aika. Siya yung tinutukoy ko kanina na before umalis, meron niya nasa isip niya yung mga bag niya, panyo, cellphone, keys, yun yung mga nasa isip niya. Tapos meron talaga siyang mga things to do per day. Okay, yung mga sikas, ay yung mga ay kasi walang mga ano eh, calendar. Hindi nagsusulat sa calendar kadalasan yung mga yan kasi ayaw nga nilang magsulat. Ayaw nilang maging detalyado. Pero ito yan, yan si VP Aika natin. Bad combination po ba ang I and C? Actually, hindi. Okay? Ang I kasi very positive, then yung C, di ba, medyo thinker sila. So, actually, any combination naman, you can maximize the strength and adjust the weaknesses. Walang bad combination. Okay? You just have to embrace your personality. Wag ka ma-feel bad ah, kung feeling mo, ay, S ako, gusto kong maging D. Kasi tayo, kadalasan, hinahanap natin yung wala sa atin eh. Ang gusto natin, yung personality ng iba, gusto kong maging tulad mo. Kaya may mga D na gusto maging S. Ang mga S, gusto maging D. Ang mga I, gusto maging C. Samantala nga mga C, wala silang pake. And then, okay. Okay, si Sam din. Yes po, ganyan din po ako. Feeling ko nangiti ako. Di pala masyado. Yung nga, ganun na nila. Akala nila, nakang-smile na sila. Pero, yun na yun. Okay, so as I said, just be grateful at saka embrace kung anong personality na meron ka. Kasi etong mga to, pwede mong i-adjust, pwede mong i-maximize, and of course, pwede mong i-improve. Okay? Kasi at least ngayon, alam mo na yung strengths and weaknesses mo, diba? Ang tanong naman ngayon, paano mo masaspot naman yung mga kliyente na DISC at paano mo sila i-handle? Okay? So, ang mga D, pag naramdaman mo ah, 'di ba usually pag personal na presentation, nag-shake hands tayo, pag firm yung handshake niyan. Okay? Ramdam mo agad na yung pagiging dominante niyan. Bakit? Ang mga di kasi laging gigil yan eh. Kaya even sa handshake nila, 'di ba ramdam mo, may mga kakilala nga ako na sobrang dominant, 'di ba? Like mentor Krisha, lagi mo makikita yan, nagaganyan pa yan minsan. Ginaganon niya yung legs niya. Alam mo yung pag nag-iisip siya ng goals niya, nakaupo lang siya, pero gigil na gigil siya eh. Okay? Tsaka once na naramdaman mo talaga yung grip ni Mentor Krisha, talagang parang ano yung buto mo eh. Parang mababali. Pero ganun kasi ang grip ng mga dominant dahil nga sa gigil nila. Okay? So, ramdam mo agad, dominant itong kausap ko. Okay? Ito din yung mga mahilig magtingin ng watch nila kasi time is very important sa mga D dahil nga goal-oriented sila. Gusto nila mabilis lang. Ano bang dapat pag-usapan dito? Pag tinitingnan na nila yung watch nila, ibig sabihin, naiinip na yung mga yan. Kailangan anuhin mo na, get to the point. So, what's the presentation all about? Okay? Paano ko kikita? Okay? And also, makikita mo rin yung kumukuyakoy. Ano yun? Ay, hindi ko mapakita eh, kasi upper body ko lang yung makikita mo. Okay, so, minsan makikita mo, nagkukuyakoy, kasi nga hindi mapirmi. Yung feeling nila, I need to go, I need to do, I need to, to achieve my goals. Yung hindi mapirmi kahit sa pag-uupo lang. Okay, then you have to get to the point. Okay, pag di ang kausap mo, huwag masyado paligoy-ligoy. Gusto nilang malaman straight, magkano puhunan? Ano mong negosyo yan? Paano ko kikita? Okay? Paano ko yayaman? Yan lang. And also, pakitaan mo ng resulta ng mga business partners natin. Kasi ang mga D, they like challenges. They love challenges. Okay? As I said, makita lang nila na kung itong bata na to naging successful, kung kaya niya, kaya ko din. Kaya ko palagpasan yan. Okay? Doon mo makukuha ang mga ang mga D. Okay? So, ang mga I, ito ha, malalaman mo kung ang mga I, kasi di ba before tayo magsalita or before natin latag yung presentation, may rapport na tinatawag. So, magtatanong ka, kamusta po yung biyahe nyo? So, kung ano naman, kung virtual naman, so, paano yung nalaman yung negosyo? Paano kayo naging aware sa IAM Worldwide? Alam mo ha, sa isang question na sasagutin mo, sasagutin ka niya ng isang paragraph. Okay, baka nga hindi pa isang paragraph eh. Baka dalawa, tatlo, apat. Ganon. Ganon ang mga I. Sa isang tinanong mo, naka 10 minutes kayo.
So, huwag ka na magtanong ulit. Pero pag nagtanong ka ulit, eh, ganun ulit siya. Kaya, ay ito. And also, every time na nagpe-present ka, di ba, expressive din sila sa presentation mo. Makikita mo kung natutuwa sila. Wow! Di ba? Magko-comment pa yan. Okay? Then, maganda, pakilala mo siya sa team. Okay, napaka-importante nito na, alam mo yun, yung ma-feel nila yung belongingness nila doon sa salihan nila ng negosyo. Kasi alam mo, ang mga ay, minsan, kahit di nila naiintindihan yung pinresent sa kanila, basta na-enjoy nila yung company ng teammates nila, mag-join yan. Okay? May reason para bumalik-balik sa opisina kasi na-enjoy nila yung company ng mga teammates nila. Okay? Lalo na yung mga same background niya. Kung sudyante, pakilala mo sa kapwa sudyante. Magkaka-relate yung mga yan. Okay? At once na yun nga, masarap kasama or masaya silang kasama, na-enjoy yan ng mga ay. Okay? And also, pa-visualize mo sa kanya anong pwede mangyari pag nag-join siya sa business. Sabi ko nga sa'yo, ang mga ay, napakadaling i-hype niyan. Kasi they are very positive thinker. Okay? Ang magiging downfall lang talaga niyan, kapag umuwi ng bahay, tapos na negative ng parents, na negative ng kaibigan, madali ding ma-discourage. Okay? Madali rin na ma-negative. Okay? So, if I were you, ano yung muna? Sabihan mo na na hanggat mare, huwag ka muna magkukwento sa mga kakilala mo. Best na gawa mo muna ng paraan. Once na ginawa na natin itong negosyo, saka natin pakita sa mga kakilala mo yung result mo dito. Kasi once na usapang labasan ng pera, di ba, wala namang positive sa paglabas ng pera eh. Okay? So, gawa muna natin ng paraan para may mapapakita kang resulta sa kanila. Okay, eto, ang mga S, ito yung usually mga smiling face na makakausap mo. Diba? Sabi ko nga, magagaan kasama. Okay, at magaan kapag nakausap mo. And usually, agreeable lang yan. Diba? Oo lang ng oo sa'yo. Gusto mo, kunwari, pagpasok, gusto mo dito tayo? Sige po, okay lang. Ay, wait lang, kasi medyo, kailangan natin adjust. Okay lang dun tayo? Sige po. May sunod-sunod lang yan sa'yo. Dito, tara po, pakita ko sa'yo, office. Okay po, sige po. Ganun lang ang mga S. Oo lang ng oo. Okay? Pwedeng makidnap. Char. Okay, ang problem lang sa mga S, mahirap talaga ma-determine kung gusto nila or hindi. Kasi poker face ang mga yan. And even, hindi nila ipapakita sa'yo at hindi ka nila i-re-reject. Hindi nila sasabihin sa'yo na, hindi ko po kasi gusto yung negosyo. Hindi, wala kang marinig na ganun sa S. Usually sasabihin yan, sige po, pag-iisipan ko. Tapos balikan ko po kayo. Diba? Pero pag nireplyan mo na or chinat mo na, finhollow up mo na, scene mode ka na lang o baka hindi pa niya buksan yung message mo. Kasi nga, ayaw ka niyang ma-reject. Okay, pero ang kailangan mo lang gawin, i-focus mo yung why nila. Okay, kasi kailangan mo kunin yung hugot sa buhay ng mga yan para at least ma-motivate din sila at ma-inspire sila na gawin din yung negosyo. Kasi minsan ang mga S, ang tendency nila, ang hirap naman yan. Diba, once na out of their comfort zone, medyo takot ang mga S sumugal eh. Hindi sila risk takers tulad ng mga D. Pero, once na nakuha mo naman yung motivation sa kanila, tatrabaho naman yan. At, mag-join yan, whatever it takes din. Okay, tarsier. Okay, tarsier talaga. Ang mga C. Okay, hindi ko pala na-discuss yung mga tarsier, no? Ang mga C, kaya naman tarsier yan kasi ang laki ng mga mata niyan, di ba? 3D magtumingin. Ganun din ang mga C. They are very observant. Okay? Ang mga C, ito yung mga tao na matanong. And most of their questions is paano? How? Paano nangyari yan? Paano ko kikita ng ganyan? Paano ko mahihit yung incentives? Okay? So, ayan. Oo nga, kaya pala karabaw kami meds. Okay. So, matanong kung paano. And most of the time, di ba, skeptic nga yung mga yan. Nag-share naman sila ng thoughts nila, pero most of their thoughts are negative. Okay? Hindi ibig sabihin na negative ang lumalabas sa bibig nila is hindi sila interesado. Okay? Minsan ang mga si, naghahanap lang yan ng explanation doon sa thinking nila and dun sa negativity sa utak nila. Pero ang mga siya, ang mga negative kasi, pag yan na-turn mo into positive, yan yung minsan yung power leader mo eh. Kaya wag na wag kang gi-give up sa mga skeptic na taong makakausap mo. Even mga loved ones mo. Kasi pag na-turn mo yan, promise, power leader mo yan. Okay? And also,
you just have to show detailed presentation. Hindi naman lahat, okay? Pero focus ka more on computations, 'di ba? Kasi ano 'yan eh, makompute ang mga C, okay? Numbers don't lie para sa kanila, okay? So pakita mo worst case scenario. Ano yung worst case? Yung dalawa, nagdalawa, nagdalawa, nagdalawa. So, sa loob ng isang taon, lahat ng tao nagpa-join lang ng dalawa at nag-stop na, magkano pa rin kikitain mo? Diba? Kapag gold, pwede kang kumita ng 12 million. Pag bronze, pwede, or silver, pwede kang kumita 4 million. So, numbers don't lie, as I said. Once na makita nila na back up ka with a certain computation or certain data, 'di ba? Maniniwala rin naman 'yan sa sayo. Hindi kasi sila naniniwala sa mga kwento-kwento lang, ay yung pakitaan mo lang ng kotse. Eto, nagka-kotse after 2 years, after 3 years. Oh, paano nangyari 'yan? 'Di ba? Hindi 'yan basta-basta yung pag nakakita ng kotse, ang mga ay wow talaga. Diba? Ang mga di, grabe. Ayos 'yan ah. Gagawin ko rin 'yan. Kaya ko din yan, lalagpasan ko pa yan. Ang mga si, paano yan? Paano nangyari yan? Sige nga. Okay, so, ang mga S, chill lang. Okay, paano ka naman makakaspot or maghahandle ng leaders and business partners ng mga D, okay? Ang mga D, minsan mararamdaman mo mga dominante yan, yung OTS mag-schedule ng clients, yung minanual mo na. Na sinabi mo, ahead of time mag-schedule. Sila walang pake. Diba? Basta ang ano, may client ako, mens, tara. Okay. Okay, ang IDBPS, mentor pitch. Ang IDBP, pagsi, pati ranking, lahat. Lahat talaga. You have to give it full details. Grabe. Alam mo, meron akong nakausap na client na sobrang si, even mantika. Diba, sa food cart na i-open niya, ilan daw ang magagamit niya. Ba, malay ko. Pati ba naman mantika? Okay. OTS mag-scan ng clients. Na-challenge sa resulta ng iba. Yan yung mararamdaman mo eh, na yung mga dominante na ng mga leaders mo. Kasi nga, kung ano nai-inspire sila or na-challenge sila sa mga nagkakaroon ng kotse, sa mga nagra-rank up, sa mga nakakahit na incentives. So, ito yung mga leaders mo na to, pwede mo silang ma-build as your next core leader kasi nga may ganun silang mindset na to achieve. And of course, syempre, kung gugustuhin mo mag-build ng mga leaders, edi yung mga achiever din, yung mga ano, yung mga goal-getter. Okay, hindi lang goal-setter but also goal-getters. Okay, and ma-challenge mo sila na mag-hit. Ito yung mga taong una-una mo ma-challenge na mag-rank up, mag-hit ng incentives. Yan. They are up for the challenge. Okay. Then I, ito yung mga mahihilig sa bonding, ito yung mga mahihilig sumama sa mga friends kung saan ma-enjoy nila. Na minsan, ang problem lang, mas nauuna na yung pakikipag-bonding kaysa sa mga leaders nila. So, make sure lang na nagfa-follow up sila ng clients, make sure lang na ginagawa pa rin nila yung negosyo, and ano yan, and of course na, ma-build mo rin yung pagiging systematic nila sa sarili nila, and of course, para sa mabibuild nilang organization, okay? Tsaka ito yung mga magagaling mag-host sa mga events, sila talaga yung maaasahan mo, na talagang hindi magiging dull moment ang mga events nyo. Okay, ang mga S, paano masaspot? Chill lang lang yung mga yan eh. Sabi ko nga, ano lang yan eh, agreeable lang yan, chill lang, always, ano lang yan, relax. Okay, ito naman yung mga tao na hindi mo mape-pressure sa result. Kasi, laid back ang mga S eh. Pero, ito lang, kasi ang mga S, hard worker din yung mga yan. Okay? Minsan nga lang, pag pipiliin nila kung magre-relax o magtatrabaho, most of the time, pipiliin nila yung magre-relax muna. Mamaya na yung trabaho. Pero, pag nabigyan mo naman sila ng enough motivation, okay, and responsibilities, ano yung service-oriented naman kasi ang mga S, kaya gagalaw at gagalaw yung mga yan. Kailangan lang, syempre, mamonitor mo din sila kung paano na yung growth nila, paano na yung negosyo nila. Medyo matrabaho, pero once na build mo ang S, sobrang ganda naman na mako-contribute yan sa organization mo. Okay, ang mga C, ito na yung matatanong sa sistema ng team. O, ano pong sistema ang gagawin ko? Paano na po? Diba, mostly, ang ano yan, tanong lagi nga yan is how, de Carabao. Okay, about sa boxes, ito yung mga nakakapansin. Bakit po itong box na to? May IAM, ito po medyo lumiit, yung logo. Ito po, merong ano,
May nandito sa part na to yung ano, barley dito po, medyo ano, medyo nag-iba yung kulay. Okay? Even yung mga nutritional facts, yan yung mga nakakapansin kasi 3D sila mag-isip. Okay? Akong ako mens, sabi ni Lady Rodelas, hindi ko sure kung ano ka dito. Okay? Then, eto, importante kung ma-voice out nila yung ideas nila. Kapag meron kang hinahandle na mga C, sabi ko nga, they are very, very full of ideas eh. Kung paano nila i-handle, ma-manage, and paano nila i-execute. Or I mean, kung paano nila ipinaplano yung ano nila, business nila. Pero kailangan nilang i-voice out yon. Kailangan mong kahit paano tanungin ano yung mga ideas niya para mag-guide mo siya and mag-go through mo yung execution. Kasi yun yung problem sa mga C. Diba? Marami ideas pero hindi na i-execute. Okay? And once na, kunwari, i-approach mo yan, since they are very sensitive, you have to use the sandwich approach. Ano yung sandwich? Diba ang sandwich, tinapay-tinapay palaman. Okay? Yung palaman, yun yung message mo. So, una, anhin mo muna siya. Napuriin mo muna siya sa mga ginawa niya or sa mga ideas niya. Uy, maganda yung idea na yan, ha? Actually, mukhang marami kang makakausap na clients dyan. And at the same time, marami magpipay in. Kaso nga lang, tingin ko, baka pwede natin i-adjust yung ganyan. Instead of ganito, ganito yung gawin natin. Okay? Anong tingin mo? Pero, once na-execute naman natin to, tingin ko, mas magiging productive tayo. So, sandwich. Okay? Puri yung message para at least, kahit paano, hindi mo directly sinabi sa kanya kung ano yung gusto mong i-message sa kanya, plus at the same time, sinil mo ng isa pang palaman na puri sa kanya. Para hindi masyadong masakit. Okay? Things they rarely make mistakes. Ang mga C kasi sobrang ano yan eh, perfectionist yung mga yan. Kaya thinking nila, napaka-perfect nila at di sila nagkakamali. Okay? Pero kung nagkamali man sila, ang thinking nila, dahil yan sa ibang tao, hindi dahil sa akin. Ikaw kasi. Okay? Sabi nga eh, nagkakaroon tayo ng issue eh. Kahit sino pa yan, BISC ko man, the issue is not about being right. Hindi naman dito ang usapan kung sinong tama at sinong mali eh. Kasi there are two sides of the coin. Okay? Pagdating sa'yo, tama ka. Pagdating sa kanila, tama din sila. Pero it's all about understanding. Kasi kung lagi natin paglalaban kung sino yung tama, oh, di ba? Nanalo ka nga. Oh, at the end of that, nasira naman yung relationship nyo. So, it's very important to handle it with understanding. Napaka-importante yan. Kasi ang understanding, hindi naman yan dahil tama ka or dahil mali ka eh. Dahil naiintindihan mo. And you are the bigger person to understand. Okay? So, yan. Lalo-lalo na when it comes to conflicts, ha? Okay, ano pa? Handling your weaknesses. Siyempre, let's maximize all our strengths. Lahat naman yan nung nakita mo eh. May advantage yan, DISC ka man, when it comes to doing IAM Worldwide. Pero syempre, yung mga weaknesses natin, we need to handle that, we need to improve, or we need to, hindi mo i-improve yung weakness mo, but to manage it, para mag-improve ka at mag-grow ka. Okay, of course, for the D, they are very impatient. Kailangan mong practicein maging patient. Kasi tandaan mo, kung ano yung pinagpe-pray mo, yun yung ibibigay sa'yo. Kung gusto mo maging patient, hindi ka yung tipong inasnap, patient ka na, anak. Okay? Hindi, bibigyan ka ng pinaka-nakakainis na tao para ma-practice mo yung patience mo. Okay? So, every time na alam mo na pumipitik ka, every time na alam mo na na-overcome ka ng emotions mo, hinga. Okay? Relax. Kasi minsan kapag galit ka, and ano, nagpapakain ka sa emotions mo, probably may masabi ka na hindi mo i-mean, o i-mean mo man, pero alam mo, nakadamage ka ng relationship. Yun nga, yun yung problem, diba, sa mga D. Means, they don't want to please everybody eh. Diba? As long as they send the message. So, ano eh, probably, baka dumating yung time, diba? Magkaroon ka ng attrition, o kaya naman, or anything. Dahil because of your weakness, lahat naman tayo affected of our weakness, D-I-S-C or C ka man.
Diba? But we need to handle it. Sabi ko nga, for the D, you have to be patient and also plan. Okay? Kasi, yun nga, kung go ka lang ng go at wala kang plano, diba? Baka sayang yung mga moments or times na yung tinatrabaho mo, meron pa sanang simpler form or simpler way. Pero dahil hindi ka nagplano, go ka lang ng go. Okay? Learn to submit your mentors. Kasi minsan ang mga D, may tendency yan na, ang thinking, mas magaling pa ako sa'yo. Which is true. Kasi dahil sa mindset na meron ka, sa attitude na meron ka. But also, you need still to submit to your mentors. Karamihan kasi, or minsan may mga instances kasi na, ang mga D, they want to do it their way. Siguro sila yung sumulat ng I want it that way, no? Ng Backstreet Boys. Pero yun nga, they want to do it their way. Pag may mga ideas sila na minsan reinventing the wheel, di ba? Nakapagsinabihan ng mga mentors. O kaya naman, alam mo yun, alam na ng mentors na itong gagawin mo, hindi maganda. O kaya naman, medyo matatagalan yung resulta mo sa ganyan. So, ang mga D naman, tendency nila, gusto mo na lang gawin. Gusto kasi na lang makita. Unyielding nga, hindi mo mababali. Pag may gusto silang gawin, gagawin nila. Wala silang paki sa'yo. So, learn to listen. Okay? Minsan yan yung masakit na reality sa mga D. They have to experience it first bago sila matuto. Okay? Waste of time ang training. Ito rin yung mga mindset ng mga D. Diba? Hataw na lang tayo. Huwag ng training. Diba? Pare-pareho lang naman yung tinuturo dyan. Motivation, ganyan-ganyan. Wala. Hataw na lang. Okay, you need to sharpen your soul. And at the same time, tandaan mo ako, ano yung binibuild mo sa sarili mo, yung binibuild mo sa sarili mo at ginagawa mo, yan din yung practices na makukuha ng mga downlines mo. So, kung hindi ka nagte-training, what do you expect to your leaders? Diba? Ganyan din sila mag-isip. Bakit? Sa'yo nagsimula . Ikaw yung naging model nila . Okay, at the same time, you have to believe in your leaders. Sabi ko nga, may tendency sila na ako na lang ang magtotalk, ako na lang magte-training, baka kasi hindi mo kaya, no? So, you have to start believing in your leaders kasi sila yung magpapayaman sa'yo. Walang yumaman dito sa IAM Worldwide na mag-isa. Okay? Okay, siguro mag-just for you ka na mag-just for you, pero if you want to have that passive income, you want to have the big dreams na passive, yung automatic na lang yung incentive, kailangan mo mag-build ng malaking organization. At mangyayari lang yun pag naniniwala ka rin sa leaders mo. Diba? Okay na matuto sila ngayon kaysa matuto after a few months, after a few years. Diba? Tatagal yung resulta mo dito . Okay, for the I. Ay, nawala yung mga . Okay. I, listen. Okay? Because you're the talker, always speaking, you have also to listen. Ang mga D, ayaw nilang makinig dahil ang mindset nila, mas magaling ako sa'yo. Ang mga I naman, ayaw nilang makinig dahil wala sa kanila spotlight. Yung mga gusto kasi nila lagi, sila yung bida . Know what you want? Kasi ang mga I din, minsan, di nila alam kung ano gusto nila. Okay? Sabog-sabog ang utak nila . Kailangan mo malaman, ano ba yung gusto mo? Ano ba yung gusto mo i-achieve? Okay? And saka mo siya gawin. Implement. You have to do the things you need to do for you to get the things you want. Kasi karamihan ng mga ay, based on feeling kasi nagde-decide ang mga ay . Kung saan sila mag-e-enjoy, saan sila masaya. Diba? Pero karamihan, or madalas, may mga bagay ka na dapat gawin na minsan, kahit ayaw mo . Kahit hindi mo feel . Yung hindi mo feel mag-talk, pero kailangan mo mag-talk. Hindi mo feel na mag-mentoring sa leaders mo, pero kailangan mo siyang gawin. Diba? Para makuha mo yung mga bagay na dapat mong makuha. Okay? Start to organize your schedule and stuff. Okay? Or simulan mo na maging organized. Magsulat ng mga schedules mo. Maging organized sa mga photos mo. Maging organized sa lahat ng bagay. Okay? Napakalaking less sa oras na i-spend mo kapag organized ang gamit mo. Organize yung photos. Alam mo kung saan yung pupuntahan mo kapag kailangan mo yung mga pictures. Alam mo yung mga testimonies kasi naka-folder yan. Everything. Okay? May schedule ka. Hindi mo na kailangan isipin. Ink is better than thing. So, kung may schedule ka, hindi mo kailangan i-bombard yung mind mo sa lahat ng information kasi titingnan mo lang yung calendar mo. Alam mo na yung schedules mo. Okay. Ayaw ng boring. Mentor Vera. Okay, for the S, start doing the things you need to do now. Okay? Kasi ang mga S,
once na natuto yan, tendency nila, later, next time, bukas, i-apply ko yan, bukas, sisimulan ko yan, hanggang sa nawala na. Okay? Yung mga postings na naiisip mo, may naisip kang idea na ipopost, bukas na lang. Okay? Yung mga ipoprospect mo, naalala mo, alam mo, the fact na naalala mo siya, the fact na sumagi sa isip mo, ibig sabihin, kailangan mo siyang gawin. Kaso ang mga S, minsan, napangunahan ng katamaran eh. Tamad kasi ang mga S talaga, extreme S. Gusto lang chill. Okay? Pero hindi pwede. Application of learnings. You have to apply. Okay? Practice to decide faster than usual. Especially yung mga simple ones, yung mga simpleng pagkain, simpleng anong gagawin, paano to. Alam mo yun, alam mo matagal ka na mag-decide eh. So, you have to start practicing deciding faster. Okay? Kasi alam mo, minsan yung mga pagtatagal ng mga desisyon mo sa buhay, yan yung nagtatagal din ng, nagpapatagal din ng resulta mo. Totoo ko ba to o hindi? Alam mo, nag-iisip ka na, natok na siya ng iba. Okay, step out of your comfort zone. Okay, yan yung weakness talaga ng mga S. Meron na silang sariling bubble nila, may sariling routine na sila na minsan ang hirap i-break. Okay, dahil nga hindi sila risk takers, pero you have to step out of your comfort zone. Napaka, yung mga bagay na hindi mo ginagawa before, kailangan mong gawin ngayon. Hindi po ako nagsasalita, itahimik po ako, follower po ako. Never think that you are just a follower. Never think that you cannot be a leader, that you cannot be a top earner, that you can't achieve results na para sa mga D, mga I lang yan, sa mga C lang yan. Hindi. Okay? Every one of us capable na makuha ang pangarap natin. You just have to face your weaknesses. Okay? And also maximize your strengths. Okay. Out of your comfort zone. Okay. Procrastination. Ito ah. Kailangan mo magkaroon ng daily and weekly targets. Ikaw mismo, you have to face your weakness eh. Walang gagawa niya kundi ikaw lang eh. Hindi pwedeng ibang tao magbuhat ng dumbbell para sa'yo para lumaki ang katawan mo. Hindi pwedeng ibang tao mag-exercise para pumayat ka. Ikaw ang gagawa niyan. Okay? Tandaan mo, yung mga ganitong bagay, possible sa ibang tao, madali lang. Yung ibang tao, madaling maging organized dahil normal sa kanilang maging organized. May mga tao naman nahirap dun. Pero dun nga tayo china-challenge eh. Dun tayo, dun yung battles natin eh. Dun sa mga weaknesses natin. And we have to face that. Okay? Katulad nito, ang mga C, you have to declare your goals and ideas. Act on it. And do not wait for things to be perfect. Kasi, hindi all the time you have the perfect situation to execute your ideas. Okay? OMGS talaga. Okay. So, you know your strength, you know your weaknesses. You have to be aware and you have to be, it has to be intentional. Okay? Hindi siya automatic mangyayari sa'yo. Okay? Like ako, S ako. Alam ko na napakatagal ko mag-decide. Once na nakikita ko yun, hala, grabe. Ang tagal ko mag-decide, hindi pwedeng ganito. Kailangan mag-decide na ako. Okay? Pinipressure ko yung sarili ko na mag-improve ako. Kasi walang gagawa nun kundi ako lang eh. Wala. Naalala ko, nung starting si IAM, meron kaming ginagawa before nila mentor pitch, nila kami. Basta meron kaming ginagawa sa system nun. Tapos, napapansin ko, ako, nag-iisip pa lang kung ano yung dapat kong gawin. Si mentor pitch, ang dami na niya nagawa. Sabi ko, lo, ang dami na niya, oh. Ang dami na niya natapos. Ako, wala pa din. So, you have to observe, you have to check, yun nga eh, kung ano yung mga dapat mong i-improve. And, you have to start now. Kung hindi mo siya gagawin ngayon, matatagalan yung pag-i-improve mo sa sarili mo. Okay? Ayan. Ito ah, meron namang mga learned personality. So, pwede mong makita na, S ako ah, I ako ah, D ako ah, pero marunong ako sa ganito, marunong ako sa D, marunong ako sa I. Okay, yung tinatawag na learned personality and you have to have that kind of personality. So, kahit hindi ikaw yung dominant type na sa ganitong area, pero kaya mo yung ibang personalities. Okay, for the D, alam mo magagamit mo ang D in leading your team. You have to be, sa pag-lead ng team mo, of course, you have to be the leader. You have to show example na ikaw ang doer, diba? They can follow.
Okay? Hindi mo lang basta nagdedirect ka lang, but also you're showing them the way. Okay? Then, for the I naman, di ba? Best ang I in motivating your team. Okay? You have to learn to be an I also. Bakit? Siyempre, magmotivate ka sa team mo eh. Magkakast ka ng vision sa team mo eh. Na darating ang time, ito yung mangyayari sa kanila. So, kailangan mo matutunan yan. You also need to be an S. Bakit? In handling your leaders, you have to feel or you have to make them feel that you are concerned. Sabi nga eh, people don't care though, people don't care how much, people don't care about how much you know until they know how much you care. Okay? So, you have to build relationship. Okay? And magagawa ng pagiging S mo yan. Okay? And then, pagiging C mo in managing your team. Okay? Sa pag isip ng concept, ng ideas, ng strategies para paglaki ng organization mo. Okay? Napaka-importante lahat ng personality, as I said. So, you have to learn everything. Di ba? Hindi ka man ikaw yung maging dominant S, dominant C, dominant I. Okay? But, you have that kind of leadership or personality in you. Di ba? Na nakakapag-transform ka. Okay. So, sabi dito, ito na lang last na i-share ko sa inyo. Okay, do not envy other personalities, as I said. Huwag kang mainggit. Embrace your personality. Focus on your strength and develop your weakness. Do not compare yourself. Kasi, dalawa lang pwede mangyari dyan. Either you will be proud because you are better than others or you will become insecure because you may think they are better than you. Okay? Sabi ko nga eh, wag mong hangarin yung ibang personality. Yes, may pagkaganon tayo. Ako din, pinagdaanan ko rin yan. Siyempre, diba? Ayoko ng S. Gusto ko maging D. Gusto ko maging I. Okay? Kasi nga hinahanap natin yung wala sa atin. Okay? Pero, once you learn to embrace your personality and maximize the strength and develop your weakness, sobrang magiging powerful ka. Okay? And, magagamit mo siya in leading your organization. Diba? Good communication produces good results. Great communication produces great results. Extraordinary communication produces extraordinary results. Okay? So, we need to communicate well with different kinds of personality. Okay? We have to adjust and at the same time, provide yung need ng isa't isa through good communication. So, ano mo lang to, masterin mo lang to, and eventually, isang tingin pa lang, marinig mo pa lang, ma-observe mo pa lang, makikilala mo na kung sino yung makausap mo. Okay? Kindly comment po if natuto naman kayo, no, or meron kayong nadagdag sa inyong knowledge for tonight, kahit medyo matagal tayo, took us 2 hours. Pero I hope na naging productive at na natuto kayo tonight. Kindly comment, I am steady, dominant, influential, corrective, based on the personality na tingin mo eh fit sa'yo. Okay? I'll check your comments. No, diba? Love yourself as God loves you. O, diba? Kaya nga may kanta si Justin Bieber, no? You should love yourself. Anyway, thank you for listening to our training. O, diba? Hindi ko na napansin yung bangs ko, hindi na naman nakikisama. Anyway, thank you and also thank you Mentor Peach, oh, yung Shirley May Sibulan, siya yung gumawa niyan. isang stroke lang ng kamay ni Mentor Peach. Thank you guys and God bless. Opportunity knocks for each one of us. Do you hear it? Can you feel it rushing in? Open your heart, let the love flow out. Are you ready now? Let's shout.